Miguel, pagka yung first ano talaga yun, malupit ang linisan yun, di ba? Pwede ipasa sa akin. Isang araw yun. Halos isang araw lilinisin. Halos isang araw lilinisin yun. Di ba? May dalawang tao. Ayaw talaga. Hello, magandang gabi, Ariel. Kumusta? Ay, hindi pa gumagraduate na lang. Kaya nag-29? Nasaan? Babae? Sa kuya ko ko. Nasa bahay. Dito pa rin niya ako. Ayan, na, sa dati. Ayan. Si Gregor, huwag galing maglaro dito naman adik. Kakatapos ko lang mag ano party naman tong sabi labong na mag-take ng mga orders. Sablis. Nagulat na naman ako. Sige, halikan mo na lang yung unit. Sambahin mo. Hello, hello, Mami Sally. Pag hindi pa rin talaga pa. Muna natin muna lang. Grabe, grabe. Nagugulat ako sa mga ano. Lapit pa sa airport. Pero mag-guide kita. Hmm. Hello, magandang gabi. Hello, madam. Pinpoint mo malaki. Hindi, kapag pinaayos ko, maayos pa. Pagkasal niyo kayo kung maayos. Ano message? Pag-pag-book niyan. Mag-model na kaya. Hello, Dale. Musta? Musta naman. Anong ay, meron? Finally. Finally, day of night. Lag? Oo, medyo lag. Lag ba? Yes. Yan ang problema, madami. Pagkagabi, kahapon nagka-problema talaga ang ano ko TikTok ko. As in, sobrang bagal. Oh, ngayon gabi na naman, lag na naman. Ano ba yan? Babaunin ko to? Kaya nga kahapon sa Facebook ako nag-live eh. Oo. Oh, saan yung pagkain mo? Well, pagka ano, medyo tumagal-tagal ako dito. Lipat ako sa... Oo nga eh. Dilipat ako sa ano... Lipat ako sa Taguig. Ano, may pala, nalimutan ko yung issue. May dumaan na. Ay, pala, naalala ko na. Nakita ko yung ano, yung post ni Ate Joey sa tawag nito sa YouTube, yung about sa yung sa Rapid Tulfo in Action, although hindi ko pa siya napanood. Naalala ko na pala yung sasabihin ko. Kaya na-delay lang kasi bumaba ako noon eh. Kasi may napag-usapan kayo about dun sa ano na hindi sila humingi ng ano ng permiso dun sa isang tao na ano yun, parang guest speaker ba yun sa ano sa show nila. I'm not sure kung ano yung na, nalimutan ko yung exactly na napag-usapan ninyo. Hello, actually, MD Solid. Actually, Kokoy, may history na talaga sila ano yung sa Rapid Tulfo in Action na hindi talaga sila humihingi ng permiso dun sa mga tao na pinapanayam nila. Yung perfect example dyan is yung si Miss Fine. I don't know kung napanood mo yung episode na yun. Kasi siya yung kinocomplain nung, ano, nung landlady na pinapabayaan daw ni Fine yung nanay niya nakaano dun sa ano, nakatiwangwang dun sa boarding house or sa apartment na nirarenta nila. Tapos hindi daw siya nagbibigay ng sustento sa nanay niya. Eh, pinabulaan na pala yun ni Fine eh. Tapos bigla daw siyang tinawag ng Rapid Tulfo in Action. Tapos hindi man lang siya inabisuhan na nasa ere siya ngayon. Tapos live on live 'yun sinabi ni Pine na bakit hindi niyo ako binigyan ng ano, bakit hindi niyo ako sinabihan na ano, i-inform lang muna. Oo. Parang ano 'yan eh, parang sa call center 'yan eh. Pag nag-outbound calls ka kasi, ako in my experience,
hindi ka po pwede na hindi mo i-inform si customer or si caller na this call is monitored for quality and training purposes. Kailangan alam ni customer yun or alam dapat ni caller yun. Ayun yung hindi ginawa ni ano eh, dun, yung isang lawyer or nung staff dun sa ano sa Rafi Tulfen. That time kasi wala yung si Rafi, wala siya nung time na yun. Ngayon, dinitinay nila na hindi, binigyan namin, ay inabisuhin ka namin, naka-record yun. Sinabi niya, sabi niya ng lawyer, naka-record yun, mismo sa verbatim niya. Ngayon, ang sabi ni Pine, o sige, show me the evidence, ipakita mo na hiningan mo ako ng permiso. Ngayon, nililiis niya yung issue. Parang ang sinasabi niya, ay, sisiguraduhin namin na makukulong ka. Wow. Lawyer ka lang. Ah, grabe. Isend mo nga sa akin, ano, Dale. Isend mo nga sa akin yung sure. Ano na yan, dun sa page ko. Or kahit dito sa TikTok. Ha? Now. Ano yun eh, kay Attorney Libayan ko yung napanood eh. Nag-ano kasi siya ng reaction video about nun. Hold on. Ah, maganda yun. Nakakaya yun. Isipin mo, magdagsisimpling ka in public, tapos hindi mo man lang mapakita yung ebidensya. Kasi ikaw yung nagsasabi na may ebidensya ka, pero hindi mo naman mapakita. O nasaan yun? Nahiningan mo siya ng pumiso. Tapos, ito pa kuya Kokoy, ito yung sabi niya. Naka-apila na pala sa, ano, sa korte yung nireklamo. Tapos sila ngayon, magsasampa pa rin sila ng kaso. So yung ano yung reklamo na yun eh nasa korte na. So dapat hindi na pinag-uusapan. Oh. Exactly. Tapos ngayon, nagde-decide pa rin siya na hindi na magkano pa rin magsasampa pa rin kami ng kaso. Grabe naman. May ebidensya na yun. Nagbigay na ng ebidensya yung tao. Nagpinabulaan na sa korte na kasi hindi na dapat linalabas yung mga information diyan yung mga parang detalye. Nakasubjudice na kasi yun. Alam mo na pinaka-nakakaya, Kuya Kokoy? O, alam mo yung pinaka-nakakaya? Yung ano na yun, si Pine, pinangaralan niya yung lawyer na ano, yung about sa subjudice. Nakakaya yun. Online pa naman. Hindi mo, lawyer ka pa naman, hindi mo alam kung ano yung subjudice. Well, kawawa yung mga walang alam. Kasi yung mga walang alam, kahit hindi sila informed and everything, eh, wala silang magawa. Pero maganda na ma-example lang yan. O diba, parang hindi naman kayo... Go ahead. I'm sorry. Hindi, sa akin, maganda yan na... Kasi most likely, may iba pang mga biktima na ganyan. Na hindi naman sila sinabihan na live. Merong mga iba na parang hindi naman sila nagbigay ng permiso. Bigla lang tinawagan. Tapos biglang nalaman nila live pala. Eh since wala silang alam, hindi nila alam yun. Di wala na lang silang ginawa. Eh mabuti merong isa na may alam sa batas. Oo, dapat alam talaga natin yung karapatan natin. Eh. Kung hindi, who knows? So yun, gusto kong panoorin mo na yung full na episode na yun. Sige. Paano mag message sa'yo, Kuya Kokoy? Kasi ngayon lang ako na sa page na lang. Okay. Unin mo yung link tapos isend mo sa page ko, Tako Kolokoy. Hindi, mas maganda isend mo sa akin. May ano message option naman doon. Sige. Okay. Sige. Thank you, Dale. Ayun. Maganda pag-aralan yan, actually. Ang cool ng ano. Natawa ako. Parang, wag na kayo mag-away-away. Ayan. Yung presidente natin, siya mismo, parang, ang chill-chill lang kaya at ang cool-cool nung ano, pagbati ni BBM kay PRRD. Ayun. Na-receive ko na, Dale. Saan ka ngayon, Kuya Migo? Sa Paranaque, sa dati. Iba-ibang site lang ang nakikita nyo. Ayun. So, sa dati lang ako. Pag wala naman akong lakad, kanina lang yung lakad. Ayun.
So, yun. Wait lang. Opo, opo. Panoorin natin. Mas interesado ako dun sa babaeng nag- Baliw kayo. Baliw kayo. Babasahin ko pa naman. How much yung mug? Yung let's do this po. 149. Actually, kakatapos ko lang mag ano eh, maglista ng mga orders. Kaya ako nakapag-live na. Ano ko, ipapakita ko yung TLWJK, hindi pa kasi nagagawa. Pero yun, yun ang pasunod. Medyo na nahuli-huli kasi yun. Wait lang ha, i-charge ko lang. May susunod sa atin, di ba? Ayun, ayun, ayun. So, panoorin natin ha. Hello, Kwapanoko. Nasaan ka? Hello, hello. Paranaque. Saan sa Paranaque yan? Hindi ako familiar sa Paranaque. Malapit sa SMBK. Kaya niyo ba mag-customize ng Princess Cake? Kaya, kaya, sir. Kaya, pakinggan natin. Alright. Ay, kay Atty. Libayan pala. Magandang araw, mga kapatas natin. Kanina pa nag-start? Hindi naman. Very interesting kaya naman po yung pag-uusapan natin ngayon. Malalaman nyo. Panoorin natin. Ay, hindi ko na ipi-play. Pakinggan na lang natin. Nire-reklamo doon sa Rafi Tulfo in Action. Ano? Kasi guest po natin ngayon si Fine Barnett. Siya po yung babae. Sa mga nanon sa inyo, siya po yung babae na guest. No? Guest yun na minute. Tapos yun nga, yung walang Englishan, parang ganun, nine na sabi niya. Well, hindi ako yung mag-i-introduce sa kanya, mga kapatas natin. I think she is capable of introducing herself. Wala bang Englishan dito? Pipilitin natin. Pero, mga kapatas natin, okay lang naman mag-English. Subukan na lang natin bawasan, okay? Ladies and gentlemen, ito po, please, welcome natin dito sa batas natin, si Fine Barnett. Hi, Fine. Hello. Hello, good evening, attorney. I can hear you. Good evening. Yes, please, introduce yourself. And good evening to people watching us. I know. You have a multitude of subscribers and a lot of viewers. And I am very thrilled to be here talking to you, somebody of pure brilliance when it comes to legalities, superb and impeccable character. No, it's true. You know, people don't tell you this. You don't have to say that. A lot of people, I've seen the vlogs out there, the narrow-minded people, no, who give negative comments against the things you're doing, and you are doing a fantabulous job, attorney. Oh, you keep you it. Thank you very much. You are the true epitome of what a truly deserving lawyer is. No, you are a monumental good reflection of what an attorney should be and is. So more power to you, attorney, and to your show and to your subscribers. Hi everybody, okay, my name is Fine Barnett. I was the lady that was slam-banged, ambushed in the middle of my regular quiet day by the Rafi Tulfo in Action Wanted Sir Roger show without informing me what was to be discussed, what was to happen. I was put on air without being notified that there was a show in progress. I had no idea what was going on. I only realized a little bit into the conversation, I was given the impression that I would privately not be talking to an attorney named Sam Ferrer. Private okay, siguro, conversation. To make it more interesting, let's start from the very beginning. Plinay talaga nila yung ano, o kwento lang nitong babae. Kasi para nagkwentuhan sila dito. My phone started to ring. I was in the midst of doing tasks and it was from a number that was unknown.
I didn't know the number, so I didn't give it much importance. And then a text came in, a text message came in, simply saying that this is from Rafi Tulfo in action po. Can I call you po? Miss Digna is in our office. Office. So I figured, okay, this is the respondent that we are suing. My mother and I are suing in court. And she's at an office. Nothing was mentioned that she's at our studio or she's live on our broadcast. Nothing to that effect. In an office. So I thought it's an office and the conversation would be taking place between an attorney. Yung actual video, mas maganda yung actual video bago to. Ay! At Tony Libayan pa rin to eh. Yung ano mismo, sana. Wait lang. Dapat yung ano, sa Rafi Tulfo mismo. Para wala mo nang kwento yung mismo nangyari nito. Ay sorry. Kokoloko, anong eksena diyan? Hindi ako updated. Hello, Pam. Good evening. Ano to kay ano yung nagrereklamo kay ano kay Rafi Tulfo kasi daw gusto niya ipatanggal yung ano yung nagkaroon na naman ng deletion o kaya editan dito na at hindi siya sa pangyayaring ito. Ano? So might as well we will use it as a content. Kasi sa akin din, no, ang dami rin hong nagrereklamo sa akin na itong Rafi Tulfo in action na ito. Nagre-record sila at nag-broadcast sila ng mga tao without their permission. Assuming that you are not recording this, right? Because if you were, you should inform me first. Rafi Tulfo in action na ito. She locked my mother in. She locked me out. She prevented me from delivering sustenance, medicine, food, water, drinks, beverages, everything. So yan yung side niya. Ano yung sinabi niya. Pero mamaya natin itatakal yan. Antayin natin yung isang magandang punto na pinunto nito ni Fine. No? We have filed criminal cases already against her. These cases are already lodged with the court. The cases are already lodged with the court. Diba? Nasa korte na. Pero syempre. Rafi Tulfo in action dito yan. Exactly. Court. Dito sa baba. Yan. Mapapansin natin yan. Eventually, kay Attorney Sam, kung paano niya tratratuhin yung mga kaso na naka-lodge na sa court. Ha? Are expecting the court to move very well and smoothly toward attaining property. Realize you now, it's the court na ang sinasabi niya. For justice, for myself, and for my mother. Okay. I just have one like question. I would like to know, no? Because is this, you're not informing me, no? You're, somebody just called me right now and tells me that I'm personally just simply going to talk to an attorney. I am assuming that you are not recording this, right? Because if you were, you should inform me first before doing such. And I definitely... Yeah. So actually, napaka-guilty ng Rafi Tulfo in action sa ganyan. And I personally witnessed, no? And I personally talked to witnesses who filed cases sa Rafi Tulfo in action. And the people in Rafi Tulfo in action, in relation to that, tatawag sila sa isang tao, hindi nila alam na on-air na sila. Magugulat na lang sila, ang daming nag-message sa kanila, ang daming tumatawag sa kanila, na, boy, nasa Rafi Tulfo in action ka pala. Tapos yun, marirealize nila, naka-live pala sila. Tapos ito, tignan niyo yung reaction ni Sam dito, huling-huli. I'm not aware if this is being aired over anything or will later be aired. What predicament are we talking in right now, attorney? Can you clarify the staff? Did you inform Ms. Fine? Barnett, inform me about what? I was merely informed I would be speaking one-on-one, simply, casually with an attorney. What predicament is this right now? Yeah, ganyan kasi yung sinasabi nila.
ngayon, may palusot ang Rafi Tools Boy in Action. Pero tuturuan ko kayo, Rafi Tools Boy in Action, kung ano yung sinasabi ng batas dapat dyan, ha? Mamaya, no? Dun sa gagawin nyo na yan. Pag nagre-record kayo ng mga conversation na ganyan. Ano? I-play muna natin. Because if you are using me for your circus to gain more subscribers and more viewers, you are using me for your circus, no, to gain subscribers and viewers. So totoo yan, ginagamit ka na. Without informing me exactly what you're doing with your broadcast. Sorry. I have asked the staff already and they informed you. Okay, so obviously she was not informed. Huwag tayo magsinungaling dito. Tatanungin niya ba yon kung informed siya? Sabi ko, ano pa kinuha kita ng SPA? Tapos tignan nyo, ha? Tignan nyo, mawawala siya on air. Kakausapin siya ng staff. Makukumbinsi na lang siya eventually. Okay, they said na-inform po on air. Okay, para sa lahat ng nakikinig at nanonood. Para sa lahat ng nakikinig. Hindi yung lahat ng nakikinig ang problema dyan. Ganito dapat ang protocol dyan. Ano, if you are planned to record someone, no, unang-una, you must have an agreement first. Diba? Ibig sabihin, no, I undertake na magkakaroon kami ng conversation na may i-record itong usapan namin na ito. Diba? If you are not aware that it will not be recorded. Ngayon, kapag gantong mga bagay, ano, gantong mga bagay, phone conversations, tapos you have no agreement beforehand of what will happen, ang sabi, dapat, no, recorded din kayo, yung teda, fact wala kang na tinanong mo yung tao kung si okay sa kanya na nirecord yung conversations nyo. Why? Alam mo naman. Mali. Alam mo naman may alam. Sige nga, educate mo nga kami. Ano pala dapat? Oo. Ah, sino yung nag-e-educate, Teda? Sige nga, sino yung nag-e-educate? Hindi, nag-away kami. Basta alam makasalita to si Teda, wala namang alam. Because it is up to you who will prove na hiningi mo yung consent ng tao na i-record yung conversation na yun. Ngayon, eventually, kaya nga sabi ko, no, kahit saan kayong pumuntang korte, no, kung wala kayong may papakita at yung conversation nyo lang na sinabi ng isang tao, hindi mo sinabi sa akin na i-record dito, tapos sinabi mo naman, sinabi ko sa'yo na i-record yan, you have to show proof na sinabi mo sa kanya or you ask permission na i-record yan o gagamitin yan sa broadcasting nyo. Ngayon, that should also be included in the recording. So, paano mo gagawin yan? Sana, pag magbubukas yan, makinig kayo, ha? Pag magbubukas yan inyong palabas, tapos may kakausapin kayo dito, Madam, we are live on air and this is being recorded. Is that okay with you? Kaya nga, yung mga tumatawag sa inyo na call center agents, mas alam pa nila yung protocol kesa dito sa Rafi Tools Boy in Action. Bakit? Di ba exactly. Yung mga tumatawag sa inyo na call center agents ang sasabihin nila, this conversation is being recorded. Is it right, okay for you, ma'am? For quality, blah, 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 blah. Quality test, ano yun? Quality QA, quality analytics. Parang ganun. Basta quality, di ba? Ganun dapat. Diba? Ganun dapat ang gagawin yan. This is being recorded. And yung paghingi mo ng permiso na nire-record yan at pag-accept niya o pag-oo niya na nire-record yan, dapat recorded din. It's either in writing or in the actual recording. If not, the presumption is hindi hiningi. Joke talaga. For po itong sinabi. Ito. Quality assurance pala, sabi ni Kuya Mets. Yan. Thank you. Quality assurance purposes. Yun yung sinasabi nila. Ito, sabi niya, I think verbal agreement is not enough. Verbal agreement is enough as long as you have proof over it. Ang proof doon, nirecord mo din siya. Miss Pine Barnett, before po siya i-ere. Kaya nga sasabihin ko sa inyo, no, malamang sa ano, nung napanood ko ito, malamang i-delete nila ito kasi isipin mo, attorney versus Inglesero, parang malaki ang punto ni Inglesero, ah. And Miss Pine, I would like to inform you at para din sa lahat ng nakikinig, the attorney in charge of Quezon City Legal Department, Attorney Maki Laban. Tapos tinakasan niya na agad yung usapan. Tapos meron ng legal department, blah, 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 blah. That
is on the other line, okay? Hearing us right now as we talk. Who cares kung sino ang nakikinig sa inyo? Ang punto dyan, did you ask the permission of the other line, on, of the person on the other line, para i-record yan? Diba? Panic mode ka agad, tapos tawag ka, sabihin mo agad yung mga ganyan, yung punto dyan, ni-record mo ba o hindi? Obviously, doon na tono ng paninilinta ni madam, hindi hiningi yung permiso niya para i-record you. Okay, Miss Pine? Miss Pine? Oh, nawala na si Miss Pine. Kausap lang po ng staff natin, Atty. Ayan, kinausap ng staff box, obviously. Obviously kasi, hindi naman hiningi yung permiso. Kasi kung hiningi yung permiso na doon, magtatanong pa ba yung tao? Common sense. Okay. Kasi ganito, nakakapagtaka lang na papailan ka niya ng illegal detention, whereas ikaw na nga yung may gustong ibalik. Yung oh, yan ang sinasabi ko sa iyo, nakakapagtaka lang na papail lang ka ng illegal detention. Hindi ka ba nagtataka na yung isang tao pumunta sa iyo, sa Rafi Tulfo in action pumunta, di ba? Yung walang ebidensya, tapos yung may ebidensya pumunta sa korte. Tapos ngayon, magtataka ka na nasa korte na yon. Ibig sabihin, may probable cause yun. Yung sa iyo, wala pa. Tapos ikaw pa yung magtataka. Hindi ba dapat kami ang magtaka sa iyo? Dahil yung isang tao walang ebidensya at wala sa korte yung kaso niya, yun ang pinapaniwalaan mo. Samantalang yung tao exactly. na mayroong kaso sa korte at pumasok na sa probable cause, sasabihin mo na doon ka magtataka doon sa bagay na dinadaan diba? Sa tamang proseso. Kung ano, kung may ano talaga, kung may matibay na ebidensya talaga yung tao, bakit dyan sa inyo pupunta? Pwede naman siya sa korte. Yung nga, nagtataka nga ako eh. bakit din sila dumiretso? Diba? Tapos feeling ka. Anyway. Solve sa mga problema? Hindi ka ba nagtataka doon, Attorney Sam? Kasi ako nagtataka ako na kung bakit paniwalang paniwala ka doon sa nagre-reklamo dyan na gusto niya daw ibalik. Eh, meron ng court case? Pwede lang tayo matapos yung court case. Ko, kunok. Grabe! Anong titindigan natin dyan? Anong stand natin dyan? Well, pinapakinggan pa lang natin, Virgil. Wala pang stand, pinapakinggan pa lang natin. Mauuna tayo maghanap ng impormasyon bago tayo maglagay ng stand. So, sa ngayon, pinapakinggan natin kung ano yung nangyari. Kasi ang nangyari is, merong isang, merong nagre-reklamo or merong pumunta sa Rapid Tulfo in Action. Tapos, tinawagan nila yung nire-reklamo. Ngayon, yung nire-reklamo, hindi naman nila in-inform na recorded at sa TV yung yung call na yun. Mali nga naman yun. I think plain and ngayon, simple language, mali yun. Ayun. So, yun, parang pakinggan muna natin. So, yun yung issue dito. So, sabi ni, yun yung mga points ni Attorney Libaya. Sino yung attorney na yan? Pro BBM or pro 10,000 pesos po. Tapos 5,000 lang yung share niya. Hindi niya nabayaran. And ganito, ano po bang trabaho? Ito, sabi ni General TV. Oh, tama rin ito, sabi niya. No? Must be informed. All parties must be informed and consented at all times for both live and on air. Either broadcast or internet and recording for internal or VOD. Totoo yan. Diba? They should have inform them, and pag kunwari don't have anything in writing, ask them also, no, to say or declare on air or in recording na yes, I am giving permission for you to record this or use it or broadcast it, blah 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 blah. Basic. Ano itong si Pai? Alam ko po pala siyang trabaho, yung mother niya po pensionado daw sa Amerika. Oh! Po. Pensionado. Pero ma'am, yung mga kaso po na sinasabi niya, totoo po yun. Alin po? Yung mga kaso daw po na naip... Kasi hindi niya narinig yung mga kaso, di ba? O dahil English kasi, o, tatanungin niya kung totoo. Di ba? Ikaw, anong isasagot mo? Nasa Rapid Tulfo in Action ka. Ay! Ako. Tatanungin ako sa ganyan. Ako yung kalaban, syempre ang sagot ko, yung para sa akin. Ano ba ang dapat mong gawin kung mayroong kaso? Tanungin mo yung nagsabi na may nakafile ng case.
ma'am, kung may naka-file na case na talaga, anong case number niyan? Anong korte naka-file yan? Saan korte naka-file yan? Diba? Kasi siya yung nag-aakusa eh. Siya yung nag-aakusa na meron ng naka-file na kaso. Di siya yung may alam kung saan naka-file yung kaso, Attorney Sam. Bakit tatanungin mo dun sa taong pinailan ng kaso? Ako lang ba yung nahihiwagaan sa mga nangyayari dito? Parang sasabihin ko, oo, nakapunta na ako sa Japan. Sabihin ko. Tapos tatanungin yung kapatid ko, totoo bang nakapunta na sa Japan itong iyong kapatid? Exactly. Bakit siya yung tatanungin mo? Eh, ako yung nagsabing nakapunta ako sa Japan. O di tanungin mo ako, okay lang ka pumunta sa Japan. Saan yung ticket mo? Patingin yung passport mo. Exactly. Joke. I-file po sa inyo? May mga kaso ko? Wala po akong alam. Hindi ko po alam. Siyempre! Hindi naman siya yung nag-file. Ang nagsasabi naman na may nag-file, yung isa, ba't ang yung nagsabi? Hindi yung nagsabi ang tatanungin mo. Wala kang peace of mind dahil... Joke. Kasi kung ako po, masama na akong ginawa ko na masama ang mother niya. Sure ka, ma'am. Ma'am, tinatanong ko po para matulog. Sure ka, ma'am. Sure ka, ma'am. Paano niya malalaman? Paano pag hindi pa siya naservant ng warrant o pares? Kailan mo ba gagamitin? Pero may nakafile na nakaso. Isang buwan yun. Okay. Paano kung tinataka sa iyo yung kaso? So may wala. Paano pag wala lang talaga siyang idea? Pero may nakafile na kaso. Tapos tatanungin mo yung tao, sure ka ma'am. Doon na lang tayo. Magbibase? Ganun nakababaw ngayon? Yung ating proof ng truthfulness ng isang bagay? Sure ka, ma'am? Sure ka, ma'am? Coco, exit muna ako, ha? Balik ako later. Tulungan ko po kayo ng maayos. Okay, para malaman natin kung sino pong nagsisinungaling sa... I mean, kung nagsisinungaling po si Pine. Kasi po, nandiyan na mo po si Atty. Hindi ako alamin kung nagsisinungaling yung nagre-reklamo. Si Pine lang kung nagsisinungaling si Pine. Yun lang ang aalamin natin dito. Ito yung nagre-reklamo. Korte ka? Wala ang abogado yung isa, tapos may abogado yung nire-reklamo. That is another plan. For the time being. Diba? Tapos ikaw magdi-determine, si attorney sa mga magdi-determine kung sino ang nagsisinungaling sa Rafi Tulfo in Action Court. Ni Maki, no? Ng Quezon City Legal Department po para matulungan po kayo kung talagang ako po bumabot lang. Bakit? Anong pakialam ng Quezon City? Department, legal department na ito dito. No, hindi ko rin maintindihan. No? Ano yung participation niya ba? Naihiwagaan ako. Bakit ko kaya nga tumagal ng ano? Lahat po dinadaan ko sa legal. Sige, ganito. Lahat dinadaan niya sa legal tapos nasa Rafi Tulfo in action siya. May tao ka bang ganun? Natututo. So, ma'am, ano po yung mga ebidensya ninyo na magpapatunay na ilang beses noon nyo na pong binabalik yung kanyang nanay? Sa barangay po ba makakapag-istigo? Hindi ko po binabalik. Lumalapit po ako. Para kunin niya na. Para matulungan ako na makuha yung matanda kasi hindi maganda po ang kalagayan. Sino po nilapitan ninyo? Ba? Yan, o. So, hindi na intindihan ni Attorney Sam talaga yung ina-explain sa kanya. Kasi ang iniisip ni Attorney Sim, binabalik yung matanda. Pero sinabi nito, hindi yung binabalik, gusto niyang makuha yung matanda. May pension. Gusto ko lang ma-realize. Relax. Barangay, tama? City Health. City Health. Police po, lumapit ako. Wala daw po silang magagawa. Bakit daw po? Kasi daw, hindi daw pwede hawakan yung matanda. Kaya nga po, wala kami magawain. Pero ang maganda lang kasi... Ano bang karapatan nitong babae kasi na ito nakunin yung matanda? PSWD ba siya? Attorney Sam? Sabi niya siya, ano, puso mo, attorney? Oo nga, alam mo, nagtitimpi lang ako eh. Pero yung...
yung level ng kabulsitan, yung threshold value ng yung threshold ng kabulsitan, tapos yung mga naririnig ko na nakakasira sa aking puso at damdamin at kaisipan, sobra-sobra na ngayong araw. Dapat talaga hindi ko pinapanood ito eh. Binasa ko pa naman. Diyan ma'am, no? Kaya ko po tinatanong sa inyo yun, para meron tayong mga testigo na magpapatunay na gusto nyo pong ibalik, no? Or... Hindi nga balik, gusto nyo nga kunin. Attorney Sam, sinabi niya di ba gusto niyang kunin yung matanda? Oy, gising. Or gusto niyo po ipakuha? Pinapakuha ko po. Basta walang ilim. Oo, pinapakuha. Ito ang isang malaking tanong dyan. Hi, Craven. Hey, what's up? Pwede mo bang ipakuha? O ito, Attorney Sam, dapat magbigay ka ng legal basis. Bakit mo pinapakuha yung matanda? Unang-una, sino ka? Meron ka bang kustodiya doon sa matanda? Diba? Basic? O bakit? Ay, kasi hindi niya naintindihan niya kasi gusto niyang ibalik. Eh, pero ipakuha na pala ngayon. Legal detention? Kasi in the first place, gusto niyong kunin. Sumbong po siya ng Bukaringal. Station 9. Station 10, lahat po yan nakarating sa lugar ko. Ito kasi, no? Nasa korte na nga, di ba? Pero hindi, kasi dapat kasi tumigil na sila yung sinabi nga sa korte niya eh. O kaya, ang probing sabi niya, legal matters, totoo yan, no? Bilang isang compound word, no? Actually, at saka individual. Actually, mali na hindi nila in-inform. Tapos, dun pa lang na tumigil na, nag-sorry na lang sila na, sorry po, hindi ka po pala na-inform ng staff. Hindi na po maulit. Nag-ganun na lang sila. Ang problema, nagmataas pa. Ngayon, sinabihan sila na naka-file na yung case. Sinabihan sila na naka-file na yung case. Eh, syempre, yung isa, kaya yung nag-file, may lawyer na yun. So, sinabihan na siya about dyan. So, alam niya na dapat hindi na siya nagsasalita. Eh, itong Rafi Tulfo in action, hindi naman, na tumigil na kayo. Parang, o kaya, nag-ano kayo, kaya saan nyo po final, kailan nyo po final. Yung ganun, prinob nila yung katotohanan. So, ngayon, ang problema, sa tingin nila, mas mataas sila sa, ano, sa korte. Eh. Hindi pa rin sila tumigil. Itong word na ito, legal matters. Dahil abogado tayo, dapat mag-explain tayo ng mga legalities. Di ba? Okay, sige. Miss Pine? Camille? Hello? Hello, Camille? Hello, Miss Pine? Yeah, put me. Okay, fine. Let me talk to her. Yung kausap niya, kala niya kausap niya pa rin si Camille. Yun yata yung staff ng ano, Rapitul po in action. On air. Okay, hi, Miss Pine. Hello? Do you want to explain your side? Yeah, by all means. Please, but you didn't inform me, ah? Okay, sige. Ayan, sinabi niya, you didn't inform me. Di ba? Eh, ganyan daw ba? Kunwari pa sila na na-inform daw siya. Pag-usod. Miss Pine, go ahead. This is Attorney Sam. You're already on air. You can explain your side now. Hello, attorney. Yes. Attorney, am I speaking yes, with Pine. You now? Yes. Ganito ang nangyayari. Hindi nila ini-inform. Kaya minsan, kahit tinatawagan nila, ayaw silang sagutin o hindi masyadong sumasagot. Syempre, yung tinawagan na bigla-bigla, hindi naman talaga yung masyadong magsasalita. Ang nagmumuka, mukha siyang masama. Kasi bakit hindi siya sumasagot? Diba? Bakit hindi ka sumasagot? Bakit ano? Alright, attorney, first of all, I didn't like your protocol by which somebody just calls me out of the blue, does not inform me that what is going to be spoken about is on air. Not that I'm in fear of any form of disclosure. However, since the cases are indeed filed already with the court, no? With the court, no? Sa tingin niya, mga kabatas natin, sino yung nagsisinungaling dito? Yung staff? O yung si Fine? I'm very critical about what I am supposed to divulge for fear that maybe I will be held responsible for, what do you call it, attorney, when you talk about certain details that are already filed in court. Yan ang sabi ko, sabi ko, dapat tanungin nyo itong si attorney. Sabi mo, 100 lawyers sila dito, huwag ako lagi tinatanong nyo.
Miss Pine, Miss Pine, you were asked by the staff and... Oh, tignan mo, oh, hindi pwedeng magtanong yung isa. Sub-judicing. Sub-judice ba talaga? Hindi ko alam, basta ako, Filipino pronunciation. Sub-judice. Parang pagsira, I think we have an evidence for that. If you wanna go on air to explain your side. Now, you can just tell me if you don't wanna explain your side, then we will put the evidence on the phone down and we will see you in court. Yan, yan. O, diba? So, the evidence attorney that I was informed, hindi ilalabas nitong si Attorney Sam. Ang gagawin niya, makikipag-away. Tignan nyo, ha? We will put the evidence on the phone and we will see you in court. So the evidence, simple lang naman eh. We were asked by the staff and I think we have an evidence for that. If you wanna go on air to explain your side. Now you can just tell me if you don't wanna explain your side, then we will put... Ayan, show the evidence though. Simple lang naman pag ako, show the evidence or stuff, pakita niyo yung evidensya. Diba? Hindi, pero put the phone down, let's battle in court. Ba't hindi ka mag-battle sa Rafi Tulfo in action? Diyan na kayo mag-battle, no? Nag-aaway na kayo dyan, di ba pinag-aaway niyo mga tao dyan? Yung ibang tao pwedeng mag-ayo, pero kayo, pag naihipit kayo sa ganyan, kaya nga sabi ko sa inyo, madidelete ito. Sino Gojo ang feeling na talaga? Malamang! Ito, evade moves level 99. Ay, ako! Show the evidence on the phone down, and we will see you in court. Show the evidence down! Pero pwede ka naman mag-break. Show the evidence, Attorney Sam. You want to do what that? No, I'm giving you an option. Signal was at your office, and that I am to talk to Attorney Sam Herrera. Nothing was told to me that this would be on air. I did not give any permission to talk show on air. Show the evidence. What I will tell you on air, all right? Apparently, Ms. Digna is withholding a lot of things from you guys, all right? And I think you should have clarified things first with both sides of the fence. We are clarifying her on TV. That's why you're right? Here. Tapos nakakahinga na si Attorney Sam kasi alam niyang wala lang may ipapakitang ebidensya. Move on na. That's why you're here, because we want to hear your side. Well, this could have been done. No. This is a circus, actually. You know, when you put things on media, it becomes a total circus and a travesty of justice in itself. Okay, that's a non-issue. That's a non-issue, though. Just... Issue nga. Kinakain ng Inglesera sa sarili niyang program itong si Attorney Sam. Non-issue. Issue nga. Kasi... Tapos makikipagsagutan ka, ang sinasabi niya lang sa'yo, show the evidence. Tapos, oh no, let's go to court! Eh kung sino mo sana yung evidence, hindi na kayo pupunta sa korte. Pero sasabihin mo, let's go to court kasi tinatakot mo lang na korte para may inconvenience yung tao. Pero pag sino mo yung evidence, di tapos na sana. Despite, if you're not going to talk about your side in this issue, then okay. In this issue, then okay. Okay. We will just see you in court, or we will just see you in Quezon City Hall, because Attorney Marky Labalan is here with us right now, and he will help us clarify what's the truth in this issue. Okay. Bakit si Attorney Labalan na sinasabi niya, alam niya yung katotohanan sa issue na yan. Kahit abogado ka, kahit nagtatrabaho ka sa korte, okay, nagtatrabaho ka sa justice system. Grabe. sa legal ng kahit anong hindi alam yung batas, tas yung mga karapatan anong bukan, anong bayan na nabibiktima nitong Rafi Tulfo in action. Hindi presume na you know the truth, because if there are conflicting persons, if there are conflicted persons, if there are people who are fighting in relation to a particular issue, only the court can decide what is the truth, except of course if they come to a compromise agreement. Mali po, Coco Loke. Ano yung mali? Joke! Ay nako! Madi-delete to, sabi ko sa inyo eh. Okay? For sustenance and all of that, there are many other issues to this case that she twists around because she's there and I am not. Oh, that's the point. She twists around because she's there. Diba?
Wala, nakain si attorney something. Saan yung evidence? Show me the evidence. No! We will file a case in court! Let's see you in the Quezon City! O, akala ko alis ka na, Teda. Show me the evidence. No! No! Alright. Now, as far as I'm concerned, my mother and I are abiding by the law. We have done nothing wrong to anybody. We have no criminal charges against either one of us. It is my mom who is the one being abused by Ms. Digna Ogaban, her sons. They lock her in. They screen all the windows to prevent her from being able to eat. Hindi gusto ni ano yan, ni Attorney Sam. Kaya tignan niyo, gusto niya nang sumabat. Akala ko ba papakinggan mo? From being able, from me, from being able okay, to give her food, the issue here, ma'am, is why is your mother still in that house? She is still in that house because after she was illegally detained by Ms. Ogaban for so long, and she tried to get out, they hit her, they thumped her on the head outside. You know what she told me? According to my mom, she wants justice through the courts now. And she... Justice through the courts. Ang sarap pakinggan. Diba? Saan ang ebidensya? Show the evidence. No, no, no! We'll see you in court. Galing ni Attorney Sam, no? Sabi dito, memorable talaga ito. Hindi ko nga alam, ha, mga kabatas natin, because I'm really rushing documents, not pleadings. Ngayon lang talaga ako nakaganyan. Tapos nag-suggest kasi nag-recommended videos to watch. Papuntahin mo siya dito. Notify siya, kaya pinanood ko. Tatanungin ko kung bakit. Buti na lang pinanood ko maditi. Papuntahin mo siya. We'll wait it out there until justice is served. So we are waiting for the courts to release all the necessary documents we're asking for in relation to... Isipin mo, nandiyan na sa korte yan, no? Tapos itong si Attorney Sam, wah, hindi pwede. Pag-usapan natin dito. Papuntahin mo dito. Itong taong ito, yung nagreklamo, sabi niya, sinungaling ka. Ay, nasa korte na kayo, di doon mo siya patunayan na sinungaling siya. Bakit dyan sa Rapid Tool for Inaction? To acquiring justice. Tumutulong ba tayo, democracy? Nakakatulong ba sa tao yung hindi siya in-inform na maila-live siya? Ay, that is illegal. Nakakatulong guys, ba yung democracy? Ay, that is illegal. Ogaban, wait, listen. Ms. Ogaban lied to my mom, front up. Oh, she said that the contract of that apartment was in her name. It is not. It is also, she also said bakit that it was legal to stop leaving a room to people. Commercial, attorney Sam, commercial muna tayo. Nasaan yung... Jingle muna, jingle. Contract, it says strictly, pala, in the end we found out, no subleasing. Ms. Ogaban is running illegal businesses downstairs without any permits, without paying any tax to the government. Okay. She is earning and reaping revenue from borders. Miss Fine Barnett, I'm so sorry. Those things that you're saying is the non-issue here. We are concerned about your mother and the fact that your mother is there in that house. Oh, you're not getting your mother. Actually, Digna... May kaso na nga. You're not getting your mother. May kaso na. Ano pang hindi may... Wala namang naniniwala sa'yo, Teda. Kanina kasi. Wala namang naniniwala. Binabalik daw yung nanay. May naniniwala ba? Ngayon, may nipile silang kaso. You're not getting your mother. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Is the one begging. Begging the police, begging the city one. Begging the police. Ito pa, ha? Attorney Sam. Kwentuhan lang. Pumunta siya sa police, pumunta siya sa City Hall. Hindi na pagbigyan itong nagreklamo. Kaya siya pumunta sa Rafi Tulfo in Action. Sa tingin mo ba, walang punto yung mga police, yung City Hall, yung PSWD, yung Health Services Office? Walang punto o hindi nila alam kung ano yung trabaho nila, lahat ng mga pinuntahan nila, walang kwentang mga opisina yan? Dahil hindi sila umaksyon? O hindi sila umaksyon dahil walang dapat aksyonan? Hindi mo ba nakikita rin yun minsan? Pero sabi nga dito, bugbog sarado. Hello, Miss Rachel? City Health Officers, for you to just get your mother from her house. So you neglected your mother. Anyway, we have... You neglected your mother daw. Anong evidence daw? Pero sa tingnan natin, may evidence daw siya. We have witnesses to prove that. Ay, wala siyang evidence. Witnesses lang. Ito na, ito yung isa.
Now, if you're going to insist all of this here, we will just see you in Quezon City Hall. In Quezon City... Nasa korte na nga, Quezon City Hall, Quezon City Hall. Legal Department. And we will, for all means, we will check all of those legal actions you filed. And I have... Alam ba nito si Attorney Sam? Tanong ko lang nga kung ano ang trabaho ng Quezon City Legal Department. May idea kayo si Attorney Sam? Porque nandoon yung City Legal. Alam niyo marami akong kaibigang City Legal. Marami akong kaibigan na naging City Legal, no? Dito sa Baguio kilala ko rin kung sino yung City Legal. Alam ko yung trabaho nila. Yung City Legal ba? Yung pumupunta doon sa mga matatanda na yan? Yung City Legal ba yung nagpa-file ng kaso laban diyan sa mga matatanda na napapabayaan? So, tingin ko lang, hindi ah. Pero pwede akong mali. 6 months, ah. 6 months. Eh, sabi ni Day One, top out na, sir. Saan po? I have to be honest with you, ah. Hindi uubra yan, ma'am. This time, we will find out the truth. Okay? Ang yabang! May korte na nga! Pero sabi iba, niya, this time lang. Yung mga ibang times pala, hindi nila pina-find out yung truth. Eh, ganito ang ano culture na pinaggawa ni Rato. Alam mo, bakit ka magsasabi na yung kaso ay nasa korte na kapag walang kaso na nasa korte? Di ba? Yun ang unang tanong ko. So dapat, attorney, sa ang tanong doon, saan korte? Ano case number? Parang mga kakamping na... Joke? Ibang, parang ibang kakamping na lawyers din ang ugali, no? Tell the truth. Talk to me. Why didn't you people set up an appointment with me? You know when I spoke... Oh, diba? Shit, nakakaya. Tama. Tapos mismo na si Attorney Sam nagdadabog na. Nagdadabog na. To a lady named Rose, she promised me, I asked her straight out. I said, give me your address, your office address. Alam po, give it to me right now. And she said, okay, ma'am. When we put down the phone, I'll text it to you. She had never texted me back where your address was. Please mute. I was more than happy. Okay, so minute na. Wala na. Wag ganon. Wala na. Gusto niyo yung pakinggan. Oh my God. Diba? Very kakampi. That's bias. Ay, diba? Kaya Miko, ano daw title sabi ni Ma'am Craven? Sa maraming pagkakataon. I-mute mo na lang yung tao para hindi ka na... Malaking chance na madilim ito. Mapagsabihan ng mga dapat ginawa mo. Attorney Libayan. Hello. Kinain niya. Kinain ng buhay. Mute. Oh, ang sad God naman yun. Ba't ka mag-mute? Very kakampi. Kakorte nga eh. Sabi po ngayon, para sa lahat ng nanonood at nakikinig, no, si Chairman, tama? Chairman po ng Barangay Piñahan, Quezon City, si Chairman Carl Lipnica. Alam daw po ni Chairman ang sitwasyon ni Nanay. Alam niya daw yung sitwasyon ni Nanay. Sa korte ka magpaliwanag, nasa korte na nga yan. Akala ko ba si you in court? O bakit kayo nagpapaliwanag pa rin dyan? Tapos, yung tao na nagpapaliwanag na sabi nyo, papakinggan nyo yung side niya, kaya pumayag siya kahit hindi nyo hiningi yung permiso niya. To begin with, imimute nyo, tapos ito, magpapasok kayo ng katropa nyo. Po yung sagat ng barangay. Sige po, Chairman Carl Lipnica ng Barangay Piñahan, Quezon City. Alam po, Station 10, alam nyo po. Sige po, marami tayong kaibigan dyan, di ba? Ano, sari, isa kampi. Sige, ano na? Ano, yung tao. Kasi ano, hindi nyo mapaano, hindi nyo makontrol. Parang, ayan, pagpapakita na lang tayo ng ebidensya na ganito, ebidensya. Ang issue na nga, hindi nyo siya in-inform. Kinakalimutan nyo yung pagkakamali nyo para maiba yung issue. Diyos. Activate gang mates. Tawagan lahat ng katropa natin. Kalingan, hindi ito tolerate po ng ating kapulisan kapag kalokohan. Walang ganon, walang English. Yan, hindi tinotolerate ng kapulisan, pero pumunta na nga siya ito eh. Di ba sinabi niya kanina, doon sa mga ganon, kaya lang walang, hindi daw siya pinansin. Naalala kaya ni Attorney Sam mga usapan dito? Pulisan dito?
Okay. Oo, nagmura pa siya. Nagmura ba? Sabi niya? Kalokohan. Walang ganon. Walang Englishan dito. Okay. Walang Englishan dito. Hindi niya bakit walang Englishan? Oh my God. Eh kung mas fluent siya sa mag-English eh. Mali ba mag-English? Hindi. Okay lang diba? Naman na. Mali ba? Hindi naman mali. On air ng isang conversation na hindi mo pinaalam. Mali! Ba't galit ka dun sa nag-i-English? Eh, hindi naman mali mag-English. Di ba? Ngayon galit ka sa English. Eh hindi naman maling mag-English. Ngayon na. Sherman Carlipnica? Hindi nyo kasi na-address yung issue nung babae. Kung na-address nyo yun, napasensya na po, hindi ka na-inform. So kung hindi ka po agree na makipag-usap sa amin, okay lang po. Yung ganun na lang, kasi nagkamali na sila. Diba? Oo. So ngayon, kung gusto nyo po pagpatuloy ang ano na, na we are informing you that it is live and it is recorded, edi pwede po namin kayong kausapin. Yes, pero kung ayaw nyo po, wala pong problema. Oo, and pasensya na po kung hindi kayo na-inform. Hopefully, we will not continue this if labag po ito sa loob nyo. Yung ganun. Kaya problema, pinilit nila ng pinilit eh. Nagyabang pa. Subukan nilang dalhin yung ganyang attitude sa call center. Zero tolerance sila kagad yan. Kasi hindi po pwede na kapag nag-outbound calls ka, tapos hindi mo i-inform yung kausap mo na this call is monitored training quality purposes, tapos hindi siya pumayag, pero pinagpatuloy mo pa rin yung ginawa mo, maaari ka matanggal yan. Kasi may karapatan rin ng caller eh. Oo, di siya pwedeng ma-record ng ayaw. So ayun, parang... Oo. Ano, syempre sa korte ka, Englishan kaya lahat dun. Line ng ano. Hello? Wala daw English yan. Chairman Carl? Talo po. Ay, wala akong popcorn eh. Kain lang. Chairman Carl? Apo, yung question po? Chairman, familiar po ba kayo dito sa nangyayari po sa bahay po ni Ma'am Digna? Tandaan nyo nasa korte na yung kaso. Nasa korte na yung kaso. Oo. Pero... Remember, sub-judici. Tawagan natin si Chairman Lipnick. Tawagan natin si Chairman Lipnick. Siya yung magsabi sa atin kung ano yung totoo, hindi. Hindi. Naanoan na ba? Na nakitaan na ng Rob? Kaugaban? Kung saan daw po ay si Josephine Barnett ay nandoon hindi, po 82 years old at hindi pa po kinukuha ng anak niya na si Pine Barnett? Opo, pinupuntahan po ng staff ng barangay. Okay po. Pero ang problema kasi, yung arrogante ang Rafi Tool po. Okay, kung nakakaso na, di na natin ito pag-uusapan. Kasi nandiyan na yung tamang lugar. Proseso. Pero kung yung ganun, sinabihan na silang nasa korte na, tinutuloy pa nila. Ang nakakahiya pa niyang Kuya Kukoy, in-educate, pinangaralan pa siya ng sa sub-judici. Well, alam niya naman yan. It's just that mayabang lang kasi talaga. Ano na nila yabang. If really, there is concern in relation to that. Pwede naman tumuloy yung DSWD. Barangay kayo eh. Actually, meron barangay social worker eh. Pwede umaksyon yung barangay social worker eh. Ang mangyayari dyan, rescue. Ire-rescue yung tao. O, ba't hindi kayo gumagalaw? Nga nga. Medyo madumi po yung lugar eh. Tapos kawawa po yung matanda. Hindi naman po namin ma-rescue dahil baka mamaya abuse of authority naman kami. Mm-hmm. And ang advice ko nga kay Ms. Digna. Bakit kayo ma-abuse of authority kung sa tingin nyo gumagawa kayo ng mali? Ay, mali ng tama. Di ba? Kung sa tingin nyo gumagawa kayo ng tama, ba't kayo makakasuhan? At saka kung may reklamo. Di ba? Kung may clear na reklamo, magreklamo ka muna para actionan namin to. Oo. Na yun na. Mag-file sa Bakit ka makakasuhan pag gumawa ka ng mabuti? Chairman, na yun na. Ayun. So, totoo po, Chairman? May validation na si attorney. Totoo po. Ba't hindi nila ma-rescue? Yun ang tanong ko eh. Sabi na namin nakatulog ang dalito. Nagda-damage control na lang siya rito. Kung sa tingin nyo,
Mali yung ginagawa nung kabila at kaya nga kaya nyo ma-rescue. Siyempre, makakasuhan lang naman kayo pag may ginawa kayong masama. Nena? 10 months ago pa to eh. Example okay. Lang yan, Kuya Kokoy. Sa totoo pala, Chairman, na si Ma'am Digna, eh gusto na pong ipakuha yung matanda. Opo, ma... Sino ba si Ma'am Digna kasi? Aliya. Ano ba ang karapatan niya sa matanda? Ba't hindi niya dyan sa social worker? Ano po eh, yung sitwasyon po ng matanda, wala pong nag-aalaga po eh. Kaya, may hindi lang po talaga may pwede pasukan yung ano. Sige po, may tanong po si Shari sa... Ayaw. Hindi na nila pinagsalita yung ano. Pagkatapos na siya. Yun nga, nakakatawa yan, no? Sa tingin mo, gumagawa sila ng mali. Bakit hindi mo kayang itama yung mali na ginagawa nila? Hindi ba kasi... Ano lang? Lagna? Lagna ba ako? Hindi. Hindi na gumag... Ayan. Hindi na. Ilang minutes pa yun, no? Ako kung makakasuhan ka, ibig sabihin, ikaw yung gumawa ng mali. Ngayon na? Mga 5 minutes. Chairman. Attorney. Chairman. Lumapit po ba sa inyo si Miss Fine na para kasi ang sinasabi po niya si Ma'am Digna daw po ang nag hold, no? Lumapit po ba sa inyo ang kaanak po at nito po nila Ma'am Fine para po ma-release ito? Na-download niyo na ba? Tignan ko akong nandito pa. Nandito pa yata. Sabi nito ni live pa rin. live pa rin kasi kaya hindi pa ano. Pwede na bang i-download dito kahit ano, live pa rin. Pero ano mga kapatas natin. Anong issue ni Jay Hill? Ay download niyo na lang ito yung link niya, papakita ko. Ewan ko diyan. Live pa rin siya. Wala, may issue lang siya doon sa ano na, pinagtatanggol daw natin yung magnanakaw daw si Mama. Tapos ito na papasok si Shari, no? Siya rin yung magtatanong kung ano ang totoo. Ang layo ng ano. Oo. Wala kayong... Hindi kayo marunong. Pwede pagdudahan din yung sinasabi ni Barangay Chairman. Bakit? Lahat ba ng sinasabi ng mga Barangay Chairman, totoo? Diba? Ay! Tapos si... yung nanay po niya, ma'am? Si Ma'am Ramdam ko, wala na din naman yung babaeng nagrereklamo eh. Minute siya, yun yung problema. Hindi lang siya binigyan ng pagkakataon magsalita. Sunog talaga yung attorney na yun eh. Lo, wala naman kaming sinabi na ano yung Singapore Swiss Court Dilawan. Ano yun? Ang daming ano? Ang sabi lang namin dito, maglapag ka ng ebidensya. Ano yan? Ewan ka sa'yo, Jahil. Jahil, iba, ano ibang naman usapan yan? Namin, Jahil. Ano kung hindi mo kaya makasama sa... anti-government ka lang, Jahil. Usapan. Oo. Anyway. I-mute na lang natin. I-mute ko na lang. Kasi oo, walang kwenta kausap. Aakit ka ba, Jahil? Sige, invite kita. Mute mo na lang tapos ano. Sige, pag-uusapan natin yung gusto mong pag-usapan. Mm-hmm. Hindi, pa... ibigyan kita ng 2 minutes para mag-request. Wala kang request button. Pag hindi ka umakyat, hindi natin pag-uusapan yan. Malinaw na malinaw ang topic namin. Pero pag umakyat ka, yan ang itatopic natin. Sige. Alina. Muted na po. Ayan, request ka na. Kung magre-request ka, yan ang pag-uusapan natin. Hindi ka magre-request, edi focus kami sa pinag-uusapan namin. Kayo marunong ano? Tapos ipapasearch mo pa kami mag-Google. Ikaw mag-Google. Dapat ikaw na nag-Google. Kaya nga eh. Kasi nasabi namin sila ng ebidensya. Anyway, wag na natin. Wag na natin. Doon na tayo sa tulip. Sige. Yan muna natin. Oo. So, sa akin, andali lang naman nun. Ang problema, dinadala nila yung ugali ni Rafi Tulfo talaga. Parang nahawahan na sila ng ganito. Nahawahan ugali. Sila. Na ganun na yung ugali nila na parang kahit mali sila pinipilit pa rin nila si Tulfo, 'di ba? Kapag kasasinado, sinasabi, hindi naman 'yan yung ahensya dapat inaanuhan mo, pinagsisigawan mo. Ay hindi, dapat concerned kayo. Talagang nilalaban niya pa talaga. So grabe.
Kawawa. So, ito yung magrereklamo. Check natin yung ano niya, ha. Meron pa siyang isang ano eh, yung video ba Del na sinend mo kanina, recent pa lang 'yun. Ito. Wait lang, ha. Kailan ba 'to? Ito yung magrereklamo, 'di ba? Ito yung magkakaso kay Tulfo. Ito ba 'yun? Yung pinapa-take down yung ano yun. Ito ba yun? O hindi? Alright, yan. 8 months ago eh. Meron ding isa pang issue, yung tungkol naman sa dog pound, maganda rin yun. Grabe siya. Oh, ang dami palang nilalabag mo, Tulfo. Bakit ano? Bakit ah? Tapos kung makapangaral ka sa ano, makapangaral ka sa Senado, akala mo, o kung concern ka pala, ay nako, dumagdag lang yung, actually, ano, hindi naman ako mabilis maano, hindi naman ako parang, hinahabaan ko yung pasensya ko kay Tulfo, kaya lang sa mga ganitong pagkakataon, parang, bakit hindi ano, ano ba naging resolution dito? Ay, asan na si Del? Nalaglag yung audio niya, may issue. Diba? O, ikaw, ano masasabi mo, Uncle Ayan? Ikaw muna habang sinasagot ko. Nako. Ano? Very ano, yung style ni ano, Attorney Sang. Ano, naging kakamping ta rin ba siya? Ba't ganun yung style niya? Pag na-corner ka, defect, ano ka na, defensive. Gagamit ka na ng ano mo, ng antag ito, yung option na ano. Hindi, sige, see you in court, ganun? My God. Yung sabi nga eh, mas alam pa ng mga nasa call center yung ano eh, yung call recording disclosure eh. Compare sa attorney. Oo, hindi na nag-host, hindi ko na to nakikita. Actually, hindi naman ako nanonood ng Rafi Tulfo in Action. Kaya lang syempre dumadaan sa ano. Dumadaan FYP. Sa FYP. Oo, so hindi ko na din siya nakikita na parang may additional, may ano pa. Sinong attorney? Attorney Sam. Ano problema mo? Ikaw nga, tagal-tagal na, di mo pa rin mapakita mukha mo. Dali na, akyat na lang. Akyat na Marcus lang. Marcus Steve na naman. Marcus Steve. Oh, hindi, ano ko na to, i-block ko na to. Tagal na nito, wala naman tong kwenta. Oo. Seryoso, wala naman kayong mga kwenta. Parang, alam ko wala na kayong pag-asim. Oo. May Marcos Steve. So, iba pa to dun sa nagre-reklamo? Iba pa to dun sa nagre-reklamo si Rafi Tulfo? Iba pa to? Meron bang ganun? Hindi ko alam. Kasi pinapadilit yung... Meron ba? Sinong nakakaalam dito? Kahit hindi mo na i-mute ano, Ma Michelle, kasi inano ko na, blinak ko na. Hindi naman ano eh, wala naman nakukuha dyan. Walang dagdag sa conversation. Oo. Alexa, meron bang kaso ngayon about ano, yung parang gustong ipadelete yung video sa Rafi Tulfo in Action? Kasi resolve na. Ba't ni Black takot ka? Kanino? Kanino ako matatakot? Umakyat ka, Z. Kaya nga pinapaakyat. Mukhang same account lang yata kay Marcus Steve. Oo. Ah, sa'yo din yun? Sa'yo din yun, Z. Mukhang same account lang. Meron. Anong kaso, madam? Ni-live ko siya the other day. Ah, okay.
Ah, okay, okay. Batas natin. Bakit ka naman si... Sa umiiyak ka dun sa loob. Naano? Hi, hello, hello, kuya. May naiyak oo, sa loob. Actually, kanina, nakiupo, ano, parang, ang sabi, akala ko hihiramin yung upuan. Ako kasi nauna dito sa ano, dito sa lamesa. Tapos sabi, pwede yung gamitin. Sabi ko, sige. So, anong nangyari? Pinaupo niya na lahat. Sila na yung, ano, yung upo. Sila na yung mas... Oh, hindi, at saka ano, talagang nakatalikod sa akin, parang ganun, parang nasa BGC. Wala po. Nasa Paranaque po ako. Mayor po tatay ko, pwede po bang angkan namin kami lang ang namumuno? Ano? Ha? Kung pinuto ng tao? Anongin mo, mayor pala yung tatay mo, bakit hindi mo tanungin yung tatay mo? Ibig na eh, guys. Oo. Press 1 kung i-evict na natin si NCC. Ay, bigay, sabi mo, expression daw immigration. Ayaw mag-delete ng video. Ah, eto, eto. Ayaw mag-delete ng video ni Rafi Tulfo. Nakaw. Maganda to. Talagang sabay-sabay na lang tayong nakinig. Gano? Oo. Ayan. Alright. Yan. Magandang araw mga kapatid natin at welcome. Ay, choppy. So, gusto mo ipa-play sa akin mag-play? Kaya Nico, gusto mo ipa-play ka sa akin? Ah, sige, 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 sige. Sige ang kalayan kasi nag-choppy na ako. Parang ka-choppy. Parang yung data mo hindi kainin ko. Totoo doon. Wait lang. Ayan, go uncle. Ano ulit title niya? Attorney ba yan, di ba? Ayaw mag-delete ng video ng Rafi Tulfo in action. Paano ba yan si hinatulan ka na? Wala kayo, wala akong ano, wala akong tolerance sa mga kabubuhan ngayon. Ito, Tori ni Bayan, di ba? 38 minutes. Oh, sige, play ko ah. I'll go. That looks really good right there. Batas natin. I think what's most important about a platform like Artlist is being... Yes. Naririnig. Very, very... Very, very... Welcome. Yes. Medyo choppy nga talaga yung boses. Ah, choppy talaga siya. But ito, hala ko ako naman yung choppy. Because this is very juicy. Bakit? Mga kabatas natin. Forward ko ng konti. Mayroon maka... One of features, Rafi. Ano, ba't ba na pang personal isang kasambahay? Ayan. At saka nung kanyang employer. Natulfo o nagpatulfo yung kasambahay. Tapos eventually naareglo. Ang gusto ngayon mangyari ng mga partido dahil nagka-areglo na sila ay ma-delete yung video. Ngayon, syempre, alam ko na, na-predict ko na yung sasabihin ng mga Tulfonatics dito. Di ba? Pumayag sila na ma-ere yung kanilang mga mukha. So ngayon, hindi sila pwedeng magpa-delete ng video kasi nga, nandiyan na yan sa Rafi Tulfo in action. Diba? Meron bang ano yon? Meron bang bearing yon? Meron bang bearing yon? Tignan natin mga kabatas natin ha. Distorted ba yung sound? Distorted ba? Parang okay naman. Pero please paki ano no, paki comment kung dapat inareglo na. Actually inareglo na. Tignan niyo yung nangyari ha. Ito syempre video ito sa Rafi Tulfo in action. Oh. Hindi pa ba obvious yan? Iwan ko na sa mga Tulfonatics. So right after the evening po, sinamahan po natin agad si Ma'am Josephine and then si Ma'am Dayan para po magharap sa barangay since the last instruction po na nung na-ere po ay pagbigyan ng chance si Ma'am Josephine na magharap. Yes. So ngayon po... Okay, so ito, tulad na yung sinabi ko, ito yung issue ng isang kasambahay tsaka yung kanyang employer. Ano ang resolution sa Rafi Tulfo in action? Ano ang resolution? Refer. Pag di pumunta sila sa barangay, mga kabatas natin, nung pumunta sila sa barangay, nagkaayos sila. Nung nagkaayos sila, parang galit yata si Rafi Tulfo at nagkaayos sila. Ngayon, mga Tulfonatics, tatanungin ko kayo, barangay, di ba ang nagayos? Si Rafi Tulfo ba ang nag-solve ng kaso ng 2 to 3 days?
Kung siya yung nag-solve ng kaso, bakit kailangan niyang i-refer sa barangay? Bakit hindi na lang si Tulfo ang nakiusap sa kanila at si Tulfo ang nag-ayos? Magandang tanong yon, di ba? Magandang tanong yon. Ni-refer. Oh. Bakit lalabas o pinapalabas niyo na si Rafi Tulfo ang nag-ayos ng kasong ito? Pinapadelete pa nga yung video tapos ayaw ni Rafi Tulfo. Ano yun? Bitter siya, bitter. Oh, tuloy natin. Ngayon po, nung nag-usap po sila sa barangay, sa... Ito sabi ni Christine Rojas, napanood ko yung super rude ni Rafi Tulfo. Hay nako, pinapapatay ko ang TV pag RTA ang nasa screen sa YouTube. Hindi ko rin maintindihan bakit ganyan ang demeanor ni Rafi Tulfo dito. Tandaan nyo, ito kasi sa mga issue na bibitawan ko sa inyo. Di ba public service program to? Di ba senador siya? Tandaan yan, ilagay nyo muna sa kokote nyo yan, mga Tulfonatics, at pag-usapan natin ito, ha? Pamamagitan po ni Kapitan, nagkaroon po ng settlement po, which is... Ano mo mismo yan? Empleyado mo mismo na naka-uniform ng Rafi Tulfo in action na jacket ang nagsabi na si Kapitan ang dahilan sa pamamagitan ni Kapitan, hindi sa pamamagitan ni Rafi Tulfo o ng Rafi Tulfo in action. Kasi si Rafi Tulfo in action, kinontent lang yung dalawang partido. Tapos ni-refer sa barangay. Si Senator Tulfo, hindi rin namagitan. O kung namagitan man siya, hindi niya naayos. Sino ang nakaayos? Yung Kapitan. Malinaw, di ba? Mga Tulfonatics, malinaw. Hindi pa yan yung karumal-dumal dito sa pangyayaring ito. O tuloy natin. Ito pong si Ma'am Josephine ay nakipag-settle sa halagang around 200,000 pesos po kapalit noon na wow. Hindi pagsampa po ng kaso laban kay Ma'am Diane. Parang allergic yata kasi itong si Rafi Tulfo dyan sa wag mong sampahan ng kaso eh. Kasi gusto niya sampahan lahat ng kaso pero hindi naman siya nagbibigay ng abogado. Pau lahat, pau. Ang galing mag-utos, mag-refer, ganito ang gawin nyo, ganito ang gawin nyo. Pag ginawa naman nila yung karapat dapat na gagawin, magagalit! Ha! Oh my goodness. Dito. Nagtapos po sila, kumbaga po, nagkaroon na po sila ng pag-aayos ngayon, sir. Okay. So doon sa parang... Malungkot si Rafi Tulfo dahil nagkaroon ng pag-aayos? Ganun ba yun? Hindi ko maintindihan. Bakit parang hindi siya masaya? Oh my goodness. Di ba dapat pag nag-aayos yung mga partido, dapat masaya ka? Kasi public service station kay. Oh, bakit para malungkot tong taong ito? Tignan natin kung bakit. Doon sa barangay, nagkaroon ng kay Atty. Libayan, batas natin. At yun ay mabigyan ng 200,000 pesos itong si Ma'am Josephine. At happy naman siya doon yes. Sa amount na in-offer sa kanya. And then, kapalit. Ang lungkot-lungkot ni Rafi Tulfo. Yan dapat yung mga pinapalakpakan eh. Kasi pag-areglo mga kabatas natin, both parties are happy. Dahil masaya yung parehong partido, bakit ka malungkot? Pati doon sa mga comments dito ng mga netizens, bakit nakipag-areglo si ate? Panalo na naman ang mayaman. Ikaw ba yung lalaban sa korte kapag kunwari nagkaroon ng kasuhan? Wala naman kayong kaalam-alam doon sa relationship ng dalawang partido dito, tapos kayo, hindi dapat nagpa-areglo si ate. Alam nyo, no, mga Tulfonatics, ang silbi ng areglo ay for both parties to win. Kasi nga pag tumuloy yan sa korte, isa lang ang mananalo. Kapag umabot sa desisyon yan, isa lang ang mananalo. Pag areglo, pareho silang panalo. Oh my goodness. Ang kapalit noon, hindi na siya magdidemanda. Yes po, sir. Case closed na. Yes po. Okay. Well, kung saan yung makabubuti para sa... Ang lungkot-lungkot ni Idol. Pero Idol, hindi ikaw nag-ayos dyan, umakyat. Ha? Klaro tayo dyan. Democracy gusto mong umakyat. Ayan. Bakit ayaw mong umakyat, sabi? Sila pumunta sa Tulfo, eh.
Well, kung gusto niyo nang pa-delete, anong problema dun? Kahit ano pa. Sige, go. Ang nagsabi mismo sa tulong ni Kapitan. Sana walang credit grabbing. Para sa a victim, kung saan siya happy, so be it. No, at least, kung pumunta sa atin, eh, may nangyari na... At least, nung pumunta sa atin, may nangyari. Kailangan niya talaga sabihin yun na lahat nangyari dahil sa kanya. Sino nag-areglo nito? Yung kapitan, di ba? Ni-refer mo eh. Kung dahil sa inyo yan, di dapat hindi mo na ni-refer? Ikaw na mismo nag-ayos? Di ba? Oh, Tulfo Natik sabi, hindi, siya pa rin ang dahilan kasi pumunta sa kanya kaya naayos. Eh bakit nung pumunta sa kanya hindi naayos? Kailangan pumunta pa ng barangay. Oh, sagutin nyo nga yan. Parang ako, ibibigay nyo sa akin ang isang trabaho. Kung kaya kong gawin yung trabaho na yun, tatapusin ko na yun. O bakit ko pa i-refer sa ibang abogado? Gets nyo? O di ang tumapos, ang gumawa ng trabaho yung ibang abogado na nareferan ko, hindi sa akin, kasi dumaan lang sa palad ko yung trabaho. Oh my goodness. Tapos sasabihin na ni Rafi Tulfo, dahil sa kanila may nangyari. Oh. So be it. No, please, kung pumunta sa atin, eh may nangyari na... Pag dumaan lang sa palad mo ang isang problema, ikaw na yung nag-ayos. Nangyari yon dahil sa'yo. Oh my goodness. Tumulong daw siya kasi nag-refresh. Well, somewhat, may point. Parang somewhat may point din naman kung tapos nakatulong ka sa pag-refer. Nakatulong ka pa rin, di ba? So kahit medyo ako diyan, medyo kontra ako diyan kay Attorney Libaya. Nakatulong siya. Hindi ka yung nag-resolve pero nakatulong ka. Tama na. Diba? Sa lahat talaga. Ikaw yung isa sa mga naging way para ma-resolve 'yon. Para mapunta sila sa lugar na ma-resolve siya. 'Di ba? Pwedeng yung pwedeng dahil sa intervention ni Rafi Tulfo, mas binigyan at mas ginalingan nung barangay captain. Kasi lagi mo sinasabi diba? Inutil eh, di ba? O inutil ang Rafi Tulfo in action. Kasi hindi nila maayos eh. Kailangan pa nilang dalhin sa barangay. Di ba? Ngayon nagki-credit grab kayo. Bakit nung sinabi nyo na yung mga ibang naghuhugas kamay kayo, nagpapasa na naman kayo. O bakit ikaw hindi mo inayos ito at pinasa mo? Sa ikaw pwedeng magpasa, yung iba hindi pwedeng magpasa dun sa mga tao na tama. O yun yung proseso. Kapag ikaw, wala kang nagawa, didada mo sa proseso tapos kukunin mo lahat ng credit sa'yo. Kasi nga, may nangyari dahil ni-refer mo. Putik yan. Joke talaga to. Para subukan na Ayan ang tungkol sa diba, ganito. Trabaho mo yan, kaya gawin mo. Teka muna ang kalayan. Ganito kasi yan. Hindi man ikaw yung direktang naka-resolve. Pero indirectly, may nagawa ka para ma-resolve yun. Giving them answers, giving them advice. O, nag-advise ka. O, ang maganda niyan, pumunta kayo sa barangay. That is a help. Sabi dito ni Ma'am Jovi, but they went to RTA to resolve. Their action will be referral lang din naman pala. Well, edi sana, madam, sa akin, edi sana, pumunta sila sa barangay diretso. Pero, ako kasi, lahat ng dinaanan, mapapasikot-sikot pa yan. Kung it directed you to the right, to a resolution. Nakatulong yun lahat. So, kumbaga, hindi ang Rafi Tulfo in action ang nakaresolve wholly o directly. Pero, meron talaga silang intervention na nakatulong din dun. So, parang, sa barangay dapat yan. So, that advice, hindi nga yun ang promise ng show kasi. Well,
Ewan ko, pero para sa akin kasi dyan talaga, may point si Rafi Tulfo. Kasi ang sabi niya lang naman, dahil dito sa atin, may nangyari. Kung hindi sila pumunta doon, ang problema, doon sila pumunta at na-refer sila sa tamang tao. Diba? Hindi naman yun yung claim ni Rafi Tulfo. Ang claim niya, nung pumunta sila dito sa atin, may nangyari. If it is referral, yes. Kung ako, ni-refer kita sa tamang tao at nagkatrabaho ka, hindi man ako yung nagbigay sa'yo ng trabaho, pero nakatulong ako para magkatrabaho ka. Diba? Ganun lang naman yun. Hindi man ako yung nagbigay sa'yo ng trabaho, hindi man ako yung nagbigay sa'yo ng resolution, but I help para magkaroon ka ng tamang resolution. Ayun. So, ako yung claim lang naman doon ni Rafi Tulfo, pumunta ka dito dahil pumunta ka dito, may nangyari. Yes, may participation din. So, ayun. Ang sinasabi ni na parang hindi kayo nag-resolve. Parang hindi naman, ang claim ba ni Rafi Tulfo sila yung nag-resolve? O ang claim ni Rafi Tulfo, nakatulong sila na may nangyari. Ayun. Yun. So, medyo ako dyan kay Attorney Libayan. Go, Uncle. Thank you. Kung barangay din naman pala yung mag-aayos, i-content lang kayo. Tapos pag kinontent kayo, ayaw i-delete yung video. Mamaya, mayroon si Attorney Garrett dito. Mga kabatas natin, no? May appearance si Attorney Garrett. Gusto natin yung mga ganyan, yung mga may abogado. Di ba? Ito, sabi niya. Refer lang magagawa ni Tulfo, hindi siya ang kumilos sa reklamo. Yan ang hindi maintindihan ng mga tagasunod niya, due process, ika nga. Kaya nga, taga-refer lang naman siya tapos siya yung nagsusolve ng problema, siya yung dahilan. Nagkasundo sabi ko, may patawag, may nagkasundo sa unang hearing pa lamang. Paano nangyari yung opera? Sinong nag-over? Diba? Wala kang kaalam-alam sa nangyari, di ba? Paano nangyari yung offeran? Unang hearing pa lamang, tapos na. So ikaw yung may credit sa nangyari doon, samantalang wala kang ka-idea kung anong nangyari doon. Oh my goodness. Kasi parang it took more referred if it is referral, call it referral because someone else is with the restriction. Yun lang naman yan Hindi naman siya, madam, nag-claim doon. Ang sabi niya, dahil sa show nila, may nangyari. Hindi in that sentence, but we all know how Rafi Tulfo carry himself. Na siya yung diba, sumbuhan. Hindi, dyan sa sitwasyon na yan, hindi naman yan yung claim niya. Oo nga, kasi hindi lang naman yan yung basis. Kuya Miko, hindi lang naman yan. Ano yung basis natin dyan, madam, sa natin? Nagsasas na ganun na yung sa kanya, na pupunta sa kanya, pagkatapos i-refer lang rin naman sa iba, and then he's going to take it, madam, if he was able to resolve it. Sabi ko, hindi si Rafi Tulfo ang directly nag-resolve, pero nakatulong din talaga sila, meron din talagang intervention. Kung dumaan sila sa Rafi Tulfo in action, tapos ni-refer sila sa tamang tao. Siyempre, that's part of the show. It comes with it. It is inherent with the program. They have a program, diba? Yes. Pero madam, Hindi ganito, Kuya Miko. Ang punto lang doon is that the promise of the show is very clear. Okay? Ngayon, kung nag-refer ka. Okay? Pero kasi pag pinano kasi natin na parang hindi, meron naman talaga siyang naitulong or whatsoever, that's the bare minimum. Hindi yun yung claim nila. That's the bare minimum. Hindi yun yung hindi yun yung promise ng show. Hindi yun yung nila doon sa mga nagpupunta sa kanila. Hindi yun yung kumbaga parang ang kaya nga nagpupunta yung mga tao doon because of instant justice. Anyway,
if ever na na-resolve na yung ano nila, yung problems nila, it is because of someone else's doing. Madam, malinaw naman yung sinabi. Teka, teka. Madam, malinaw din naman yung empleyado ng ano, empleyado nung yung nag-introduce ng issue na ang na-resolve naman talaga. Well, alam mo na ano ko, hindi ako okay kay Rafi Tulfo, pero dito kahit yung empleyado ng Rafi Tulfo in action, inamin nila na sa barangay yan na nangyari. But so ngayon, nilinaw naman nila. Meron pa kasing part yan yun. Teka muna, madam. Hindi. Tapusin ko lang muna, madam. Pinatapos kita, madam. So ngayon, eto. Nilinaw. Hindi, tapos ka na, madam. Kaya ka nagsasalita na ako. Nagsisimula na ako, eh. So ngayon ito, sinabi nung empleyado na ano naman talaga sa barangay yan nangyari at sa barangay na resolve and everything. So malinaw naman yung claim. Ang claim ay hindi sila yung nag-resolve. Ang claim na narinig ko nung pumunta sa kanila, may nangyari. Which is totoo, may nangyari. Is it a fact? Yes. Oh. So malinaw naman ang claim nila. Ang claim ba nila? Wait lang, madam. Ang claim ba nila is sila ang nag-resolve? Hindi. Ang claim nila is no. Ang claim ni Rafi Tulfo in action ni Rafi Tulfo doon, nung pumunta sa kanila, may nangyari. Can I provide that? Wala naman ako naririnig na claim. Go, madam. Okay. In the same video, Rafi Tulfo claimed that, ano ang tawag dito, kasi pinapatanggal na nga nila yung video dyan eh. Mm-hmm. At the end of the day, pinapatanggal nila yung video. Okay. Mm-hmm. Can I finish? Okay. Mm-hmm. Pinapatanggal nila yung video. Ano yung reaction dyan ni ano? Eh, bakit namin tatanggalin? Eh, di parang nagamit lang kami. Ganyan. So, ang ano dun, Kuya Miko, yung demeanor talaga ni Rafi Tulfo is that they were key on this. They were really the key on this, on the entire thing. And that, because of that, they have vested right on the story. Nakukuha mo ba? Kaya nga, hindi Kuya Miko, you're going to base it on that simple statement, you can be technical about it and take it as if na hindi nakatulong naman talaga siya or whatsoever. Mm-hmm. However, hindi nga ganun kung paano kinikerni Rafi Tulfo yung sarili niya. Kaya alam mo ba kung bakit ayaw niyang patanggal? Ayaw niyang patanggal kasi sabi ni Rafi Tulfo, eh kasi kung papayag kami na tanggalin yan, eh di parang nagamit lang kami, ganyan-ganyan. So what does that mean? It means they really feel that they are the key to everything that happened on that story. They felt that they had vested right on the story. Yun yung... Okay. So, ito madam, pinapakinggan namin. Wala pa kami sa part na yun. So, pinapakinggan ko siya based dun sa... Hindi nga, madam. Teka muna, madam. Pinapakinggan namin siya based sa nagsimula kami. So, first time namin mapakinggan. So, ayon sa pagpapakinigin kay Attorney Libayan, ganun din yung ginagawa niya. Pasunod-sunod. So ngayon, based sa mga previous claim pa lang naman ni Rafi Tulfo, wala naman ganong pang-claim. And kung sinabi ni Rafi Tulfo na para sa amin, nagamit lang sila, nagamit naman talaga sila. Ang tanong, dahil basta, ang sinasabi ko doon, di ba, yun naman talaga ang gusto nyo? Gamitin kayo para ano, para may maresolba? Pero I don't see that it is equal to parang ano, na parang sila yung nag-resolve. Ang sinasabi nila, may naitulong naman talaga sila. And that is true. That is a fact. Walang question dun. Pero wala dun clear na nagki-claim na sila lang ang nakatulong. Ang sinasabi lang nila, since may naitulong naman kami, directly or indirectly, wala namang clear na sinabi dun, parang gustong sabihin ni Tulfo, dapat may karapatan kami dyan. Pero yun yung mali. Na parang ang may karapatan pa rin dyan, may karapatan pa rin. Pero ina-add ko yung information na yun. Kasi if you're going to rely on what he said, nasabihin mo na gano'n, na parang hindi, meron naman talaga siyang naitulong or whatsoever. But that's not all. Hindi buo yung story at pagkagano'n. Pero wala pa rin siyang claim na ano. Yes. Oo.
kayo. I hope you listen to it. And then, okay. If you're going to change your mind about it or not, okay. Better. Kung ano yung gusto ni Kulto na mangyari, doon sa story, mm-hmm. doon sa everything, doon sa resolution ng kaso, and whatsoever. Mm-hmm. And this is not the first time he exceeded that behavior. Mm-hmm. Okay. Pakinggan muna natin. Let's see ba, malay mo naman talaga. Okay. Happy di ako nagpapauto kay ano, pinapakinggan ko ano. Kontra nga ako kay Tulfo madalas. Hindi naman na natin kailangan 'yan. Nakakalaman na natin. Gusto ko malaman yung sasabihin ni ano dito. Kasi ipapa-delete yung video eh. Gusto ko malaman yung sasabihin nito kung si Attorney Garrett dito, no. Oh, syempre sasabihin ko ulit. Dun sa mga Tulfonatics dito, aminado ako, no? Mas magaling na abogado sa akin si Attorney Garrett. Aminado din ako na bobo akong abogado. Pero dahil mas magaling siya sa akin at bobo akong abogado, hindi ibig sabihin mali ako. Tandaan nyo yan, ha? So, patunayan nyo na mali ako kung may mga sinasabi ako. Hindi dahil bobo ako at mas magaling lahat ng abogado sa akin. Okay? Disclaimer agad. Puntahan natin yon. Willing ka bang aside po doon, admitting? Yeah. Yun po. And aside from that latest. Po, ito pong si Ma'am Dayan, she recently messaged me po regarding nga doon sa deletion of... I-delete yung video. Video. Mm. So... deletion of the video. So, gusto na nila yung partido. Kasi simple lang eh. Simple lang ang usapan dito. Di ba? Nagkaroon ng areglohan. Nung nagkaroon ng areglohan, masaya yung parehong partido, nag-agree yung mga parties na i-delete na lang yung video. Di ba? Ganun eh. Simple lang. Bakit? Bakit mo ipapadelete yung video? Nakakahiya. Ikaw ba... yung kasambahay, gusto mo, naka-flash lang yung mukha mong ganyan. Yung before tsaka after mo, kung saan, di umano, sinaktan ka ng iyong amo. Ikaw nga, magpipicture ka, ilang beses mo kukunan yung picture mo, yung selfie mo, para makita yung best mo. Kapag pinost mo sa social media, kasi makikita ng marami. Tapos ikaw, gusto mong makita ng tao yung ganyan na itsura mo. Pero syempre, ayaw mo rin, di ba? Kunwari, gusto mo ng afam. Kunwari lang. O kaya meron kang gustong makatuluyan, panghabang buhay. Pag ginugol yung pangalan mo, gusto mo makita yung itsura mong ganyan. Do you think it's flattering? It's not. Di ba? Whenever you go to social media, kaya nga may filter, gusto mo yung best mo lagi ang ando doon. So natural, gusto mong ipadelete yung mga bagay na ayaw mo dyan. At saka syempre doon naman sa parte nung nireklamo, ayaw niya namang lumabas na parang siya ay nananakit. Natural lang, nagka-areglo na tayo. O sige, ano ba ang nangyayari pag nagka-areglo? Magsasamano, magkakapatawaran, lahat ng hindi magandang nangyari, kakalimutan. Paano makakalimutan ang isang hindi magandang nangyari kung ito ay ayaw tanggalin ni Rapi Tulfo? At ito ay mapapanood pa ng milyong-milyong Pilipino. So, tuloy natin. So, paano po ba, sir, ang proseso? Since yun po, may letter po pinadala sa atin galing po sa isang lawyer. Okay, so may letter po. Allergic yata itong si Rafi Tulfo sa mga letters galing sa lawyer. Tsaka sa abogado lang siya, abogado niya lang, yung 100 lawyers niya lang siya, ano, hindi allergic. Pero tingnan niya yung reaction niya dito. Lawyer, tawag mo si Attorney Garrett. Okay, so letter from the lawyer, Verlin de Villar, attorney law, offices Bonifacio, sitting again. Okay, at dito sinasabi na i-delete itong video tungkol sa yung pagpunta sa atin dito na nagsumbong itong si ma'am. Okay, pwede rin daw po natin siya makausap ngayon. Yung amo, si Ma'am na Dayan na tayo. Mm. Siyempre, yung amo ang pupunta dyan, no? Kasi nga, siya yung napahiya dyan ng todo eh. Pero ito mga kapatas natin, mag-poll tayo. Matagal na tayo hindi gumawa nito eh. Mag-poll tayo. Press nyo 1 kung i-delete niya yung video. Press nyo 2 pag no way, Jose. pag
one, mabait yan, public service yan eh. Diba? I-press nyo one. Mabait, public service yan. Siyempre, pag public service ka, you act in favor of the public. Eh, siyempre, yung mga partido dito, they are part of the public. Dapat naman, dahil kahihiyan sa kanila yan, ipipress mo yung one. Diba? Hey, that's the proper thing to do. That's public service. Gagawin mo kung ano yung karapat-dapat. Diba? Press 2 naman, kapag wala pa ROI, sabi dito sa comment section. Press 2 pag wala pang ROI. Gusto ko yung mga tulfunatic sumagot din. No, mga tulfunatic sumagot din. Dahil nakikita ko number 2 lahat eh. Number 2 lahat. Ilan-ilan lang ang number 1. Parang wala pa. At tingnan natin kung anong reaction dito ni Rafi Tulfa. Willing daw po siyang makapag-explain at makabawi daw po sa program, Idol Rafi. Sige. Tawakan niyo si Attorney Garrett. Anytime na makatanggap tayo ng ganito, a letter from a lawyer, kayo naman, come on guys. Agad-agad po. Oh, galit na si Rafi Tulfo. May letter from a lawyer. Kumawagin tayo ng lawyer natin. Kayo naman. Diba? Ano dapat kayong pagsabihan? Ito, lawyer na nag-request sa atin. So therefore, tatapatan natin ng lawyer din to. Dapat hindi lang isang lawyer, suggestion ko. Diba? At least 5. Bakit mahirap sa kanyang gawin? Okay. Ibig sabihin, ang focus niya yung ano, kita. Ma'am Odette! Ay, go Uncle Ayer. Ate Odette, pakibilis na naman. Apo, madam. Magandang hapon po, Sir Rafi. Po. Salamat naman po at kayo po yung umatin pala doon sa hearing at nakausap niyo po si Ma'am Josephine. Opo, okay. Opo. At nasabi na po na, ng aking reporter dito na nagkaroon na po amicable settlement. Hindi niyo po inamin na kayo... Amicable settlement eh, di ba? Hindi po inanakit pero kayo po ay nagbigay... Ito mga kabatas natin, is it necessary if you have an amicable settlement na aminin mo na ikaw ay nanakit? Hindi. Win-win situation nga yun eh. Pag inamin mo na ikaw yung nanakit, edi meron na silang probable cause. Paborito ni Rabbi Tulp yun eh. Probable cause para kasuhan ka. Di ba? Because remember, crimes are crimes are against the state. The main complaining party in crimes is the state. Kaya nga people of the Philippines eh. Pinagbigay ng pera na pang-areglo na sa halagang mahigit 200. Ito si Ryan. Huwag nyo kasi takutin ng lawyer si Rafi. Siya lang may karapatan gumamit ng lawyer panakot. Agree din ako dyan. Ito si Phil Blanestor. Di ba mag-areglo na nga kayo? Paaminin mo pa. Oh my goodness. Mahigit 200,000 something. Tama ho ba? Ito po sir, yun po nga, pinag-usapan po namin ni Josephine, yung po nga, pinatago po niyang pera sa amin po na nagkaintindihan po kami. Then po, naghanap po talaga sa kanila, extension po, sa kanya. Okay. Hindi natin kailangan yan, kailangan ko sinin kay Attorney Garrett. So yung pera pa lang yun, na ibinigay 200,000, yun yung nabanggit nyo sa amin dito noon, nung last... Yes po, pinatago po niya yun, dinagdagan na... Ang nakakatawa dito kay Rafi Tulfo ngayon, tapos na yung areglo, di ba? Okay na. Ano pang inaareglo niya dito? Joke talaga itong idol. Ano ba pinag-uusapan dito? Oh, dapat masaya siya na nangyari. Tapos na yung usapan. Naareglo na. Bakit mo pa i-content for the last time? Last hurrah? Kaching-kaching? Areglado na to eh. Eh bakit hindi ka na mag-move on sa susunod na case? Public service ka, di ba? May magagawa pa ba kayo dito sa kaso na ito when it's already done? O dapat pala ang gawin nyo, i-delete yung video pero parang ayaw nyo. Ano to? Views lang? Views? Okay. Tuloy natin. Dagan lang po namin. Oh. Meron po doon na pagka umuwi siya para po makapag-bit na siya. Di ba? Kinontent pa rin. Tapos na nga yung kaso. Ay!
po ako sa kanya. Para po. Ito sabi ni Pesto, attorney, posible ba sa Amicus Settlement umamin yung inireklamo or no? Normally hindi. Because it's a win-win situation. Diba? Normally hindi sila umaamin. O kalimutan na natin, kung may nagawa akong kasalanan, kung may nagawa kang kasalanan, magkapatawaran tayo, ganun lang. Diba? Unless gusto niyang umamin ka para ano, hindi ituloy yung kaso or it is a condition doon sa inyong condition doon sa inyong pag-settle, aamin ka. Pero syempre, pag ako yung abogado to protect the interest of my client, settlement ka. Win-win situation, pag umamin ka, di talo ka. Diba? Para gusto ko po kasi, umuwi na lang po siya. Hindi na po siya magamit ng ibang tao. Again po, sa family namin or sa akin, hindi na po siya magamit ng ibang tao. Po. Opo, wala naman pong taong gumagamit sa kanya, ma'am. Oh, di ba? Tignan mo, bibigyan mo na naman ng issue. Bakit pinapahaba pa niya? Ano ba public service dito? Tapos na yung laman nilang dalawa. Nagka-areglo na sila. Tignan mo ang gagawin ni Raffy Tools po. Hindi po siya magamit ng ibang tao. Opo, wala naman pong taong gumagamit sa kanya, ma'am. Okay na nga sila. Bibigyan niya na naman ng hindi magandang reputasyon itong babae. Public service ka ba talaga? Wala nang nagre-reklamo sa kanya dyan kasi naareglo na sila. Ba't mo pa siya inaatake? Dahil sa choice of words niya? Ma'am, kasi wala na siya dito ngayon and she can no longer defend herself. Kasi ang sabi niyo po... She can no longer defend herself? Why does she need to defend herself? They're not fighting anymore. Oo, okay na nga sila. Wala nang i-defend, wala nang mag-a-attack, wala nang nagde-defend. Ikaw na lang. Ikaw na lang yung may-issue. Wala nang laban na nangyayari. Why would you defend? Wala nang ma-attack eh. Ikaw lang ang gumagawa ng issue. Oh my goodness. Bakit niya kailangan depensahan? Ina-atake ba siya? Ikaw nga nagtatanong. Ang gusto lang i-delete. Ikaw ang gumagawa ng issue dito. Tapos na yung kaso niyo. Iyo po. Sorry mama, sabi niyo kasi kanina 200,000 yun yung mga perang ipitinago niya sa inyo. Tama nga naman, consistent po kayo. Yun po yung sinabi sa amin the last time. Pero ma'am, wala na dito si kasambahay Ma'am Josephine. Dinidinay niya po yun na wala raw siyang pinapatagong pera. Ang ginawa niyo lang daw po, kayo po mismo ang... Tapos na yun, nagkaareglo na sila sa barangay. Case closed na to, Raffy Tulfo, tapos inuungkat mo ulit. Nag-report yung itong reporter niyo na ito. Tapos ibabalik mo na naman dyan na siyempre nag-aaway sila dyan nung pumunta sila. Pero pagkatapos nilang pumunta sa barangay, nagkaayos na sila. Ngayon pag-aayosin mo ulit. Ay paglalabanin mo ulit. Mismong ayaw ibigay yung kanyang mga sweldo. Iniipit nyo na po. Hindi na pinapatago. Binigay na nga, nag-aayos na nga. Okay. Hindi binigay o pinigay. Pero ang problema na solve na. Nga yan. So ano pang gagawin natin, Raffy Tulfo, mag-move on, di ba? Anong ginagawa mo dito? You are dwelling on the facts before the pagkakaareglo. Sabi ni Teacher Mark reacts, back to square one, ayos na nga. Exactly. Tapos binabalik niya yung allegations nila nung nag-aaway sila sa Raffy Tulfo in action na inayos ng barangay. Ano ba yan si Tulfo? Bago. Yun po yung allegation niya. Apa. Yun yung allegation niya noon. Nagka-ariglo na sila ngayon. God help the Philippines talaga. Maniwala kayo na kayo ang gusto, kayo ang ano, priority ni Tulfo.
Sige, sige. Di ko magets ko bakit hindi siya maging masaya na nagkaayos na yung dalawa. Kung ang sinasabi niya lagi, para sa kawawang Pilipino, para sa... Sige na. Sina ang kalayan. Sige. Okay. Para po ng tapos. Ano nag-aareglo na sila. Ay, meron pa yung isang video eh. Ang parang nung yung naunang video 'yan. Tapos ang sinabi ni Rafi Pulpo, agree siya, sige, total nag-resolve naman na kayo. Sige, tanggalin na natin yung ano, tanggalin na natin yung video, i-delete na natin. Mm-hmm. Kasi nagkaayos naman na pala kayo eh. Pagkatapos, nag-ano pa yung sabi ni Rafi Pulpo, sige, kakausapin ko lang yung mga involved dito sa pagpapatanggal, ganyan. I think Rafi Pulpo was advised na pagka pumayag ka na ipatanggal yung video ng mga yan, magkakaroon ng flood hit na yung ibang mga tao, yung ibang mga nag-ano sa'yo, magpapatanggal din yung video niya. Magpapatanggal din yung video niya. And if that will happen, wawala ng content si Rafi Tulfo. Diba? Ihina yung kita niya. Oo, ihina yung kita niya. So, this opens a Pandora's box actually and everything. Ako Kuya Miko, kaya ako talaga, I am not going to take it that in any way, intention talaga tumulong ni Rafi Tulfo dito sa ano na ito. And so, ang tawag dito, it should be very easy eh, di ba? Resolved na, pinapadelete na yung video, delete na, di ba? Dapat ganun lang kadali eh. Pinagkakitaan mo na din yun eh. Oo, kumita ka na doon. Yung specific video pa na kuna-question dito, it already gained 2 million views. So, kumita na sila doon. Oo. Why do you not want to delete it? There is only one way. O ngayon, in the course of paghimay-himay na ganyan ni Atty. Libayan na ganyan, you know, a lot of things would unfold. Like, for example, you're using these people for content. You are a business enterprise. Huwag mo kaming bullshitin na gusto mong mag-public service, gusto mong tumulong sa mga tao. Kasi at the time na na-achieve mo na yung ultimate goal, yung sinasabi mong purpose mo, na ma-settle, at hindi nga sa'yo na-settle eh, sa ibang ano nga na-settle eh, you do not want to, eto Kuya Miko ha, had Rafi Tulfo agreed to remove the video, mag-agree ako dun sa sa'yo sa sinabi mo kanina na, meron silang participation sa pagtulong kasi nag-refer sila. But that was never really the intention. Nag-refer sila, pero after nila mag-refer, they felt that they still own the story. Ganon. Kasi, yung nire-request na ipadelete, ayaw naman nila ipadelete eh. So, ibig sabihin, clear na clear dito, the intention was not really to help. The kind of hope that we have vested right in the story and that they must read the story because, ito pa yung sabi ni Rafi Tulfo dyan sa nakuha na video. Sabi ni Rafi Tulfo, eh kasi pagka hinayaan namin na i-delete ang mga video, di parang nagamit lang kami. May reaction is exactly the same same to what you said earlier. Na parang, iba yun naman talaga ang gamit ninyo, supposedly. Diba? Yun talaga yung sinasabi niyong purpose nyo eh. Yan magpagamit kayo sa tao para mas-resolve. Correct. Ayun. So, ako, kaya nung isang araw, I did a live on this. Kaya sabi ko, there is only one way for Rafi Tulfo to continue what he is doing. Ang tawag dito, enter into a data privacy agreement with your data subject. Lahat nung iko-content mo, maging ano ka, i-disclose mo, magkano kikitain ng video mo, pagka naging ano sila, ganyan-ganyan. You should inform them of the revenue of each of the video where you put the story in, emerald, ganyan-ganyan. And profit sharing doon sa kinontent niya. Diba? Nagte 10 million views yung story nila. Wala ka namang content kung wala silang story eh. Diba? Eh, dapat, the least you can do, stop pretending that you are for public service, you are a content creator, and you are, it is an enterprise. It is something that you earn money from. And there's nothing wrong with that. Kung gusto mo kumita, there's nothing wrong with that. Pero huwag ka na magpanggap na ginagawa mo yan dahil mahal mo ang mga Pilipino. Kaya kumikita ka dyan. Kumikita ka ng doon. Naniniwala sana ako na mahal mo ang mga Pilipino. Kung habang kumikita ka, pinapakita mo rin
yung mga, I mean, you also allow for your subject contents to earn money also. Then maniniwala ako, mahal niya yung kapwa niya Pilipino. Eh, di naman niya mahal, di naman niya hinahatian sa kite. Paano niya magiging mahal yung kapwa Pilipino? At saka pinapili siya pera o yung ano, peace of mind namin na mga mahal mo. Wala, pera ang pinili niya. Diba? Diba? So, ayun. Ewan ko. Ang point of view ko kasi dyan is, meron naman talagang naitulong si Raffy Tulfo. Intentional or unintentional, hindi yun yung intention nila. Naging way talaga sila. Malinaw na ang intention nila ay hindi makatulong talaga. Pero kahit hindi yun yung intention nila, naging daan sila para ma-resolve yun. Accidentally or ano, intentional, it doesn't matter. Pero the fact na dumaan sa kanila tapos ni-refer nila dun sa tamang tao na nakapag-solve nung issue, I think may naitulong talaga sila. Hindi lang talaga yun yung intention nila. Malinaw yun. Hindi yun yung intention nila makatulong. I will not consider it as tulong eh. I will consider it as business as usual. Because they have to do it for content. Well, yun nga. Pero it helped to resolve the issue. Nangyari yung resolution. So, yun. Parang, for me kasi it's a fact na eh. Na naging daan talaga sila na kung hindi man yun yung intention nila, pero di ba parang kahit hindi natin intention, may mga times na yun pala yung nangyari sa iyo, hindi ko yun intention, pero yun yung nangyari. So sa akin kasi it's a fact na dumaan sa kanila at na-refer nila sa tamang tao. Sometimes proper referral is a big help already, di ba? Ma-refer ka sa tamang ano, ma-refer ka sa tamang employer, ma-refer ka sa tamang tao, you will get a good good. So anyway, ang clear dito is Raffy Tulfo, hindi totoong public service ang gusto mo. Kasi pinapili ka na parang, uy, Raffy Tulfo, pwede bang ipa-ano mo na yun, take down mo na yan? Kasi okay na kami at may gusto lang namin ng peace of mind. So ngayon, si Raffy Tulfo pinapili kung pera o yung tulong talaga sa public service. Ang pinipili niya dito, pera, hindi public service. Kasi public service is maservisyon niya yung nag-aaway, di ba? Oh, yan pala ang gusto nyo. Ibibigay ko yan kasi yan ang gusto ko. Tulungan kayo, take down agad. Eh, dito kaaway niya na yung ano eh, yung public. Yun. So parang, Diyos ko. Kaya ano, pag nagsasalita talaga si Raffy Tulfo, halatang nagpapapogi lang sa publiko eh. Kasi kung gusto talaga nila kayo, gusto niya talaga kayong tulungan, eh di sana pinag-aralan niyang mabuti yung mga pinagsasabi niya sa ano, sa Senado. Ang ginagawa niya is ano, parang sinasabi niya yung lahat ng gusto niyong marinig. Mapalasubasin niya yung ahensya kahit hindi naman yun yung tama, para lang maging masaya kayo. Dapat di kayo natutuwa doon. Binubullshit kayo ni Raffy Tulfo. 'Di ba? Ayun. Meron pa ba ang kalayan? Meron pa. Go. Po at sila kapitan, na yun po ay talagang ibinibigay po namin. At siya po, sir, yung pong nagpatago sa akin ng pera. Tapos does it matter now? It does not matter now, Raffy Tulfo. Pinag-aaway mo na naman ulit sila. Go. Sa harap po siya na kami po'y nag-usap. Okay. So, ayan po'y itinangako ko sa kanya na bago po. Oh my goodness. Mary Dumba sa barangay, sa harap ni Chairman. Si Chairman ba ang Sige, madam. Nagkareglo na sila niyan, ha? Tapos si Raffy Tulfo daw ang magtatanong-tanong na parang siya yung nakakainis. Punta na, gusto ko marinig siya sa Ligaret. So, umabot po ito ng 100. Isipin mo yan, no? Tapos na yung kaso? Iko-content mo pa rin? Oo. Problema. Kung ano pa yung... Ang gusto namin ay masatisfy yung complainant. Huh? Ang gusto ko ng complainant, i-take down.
Saan mo siya i-refer ngayon? Eh, nag-ayos na sila sa barangay. Pag-aawayin mo ulit. Tapos saan mo i-refer? Tapos na, inayos na ni chairman, di ba? Kaya nga wala na siya dyan kasi they're both okay. Kaya pumunta dyan, yung nasa linya na si Josephine, gusto niyang ipadelete yung video. Gusto mo pag-awayin ulit sila. Joke talaga. Oo, ang ridiculous nito. All meets. By all cost. By all... Makanan at yung sa Tignan tuloy. Attorney Garrett. Yes, Senator. Nagkarigluhan na yung kasambahay na si Ma'am Josephine at yung Adam. Di ba? Siya mismo nagsabi, nagkaariglahan na eh. Oo. Pero pinag-aaway pa rin, by all means. Pakinggan natin ang sasabi ng lawyer. Kasi dapat ang lawyer sasabihin na o nagkaariglohan na, irespeto na natin yun. However, may request itong abogado ni Ma'am Diane Bell, may sulat sa atin, na nire-request na i-delete natin yung previous video. Yes, po, Sen. Actually, kung yung sulat lang po ng abogado nila, since hindi naman po siya condition sa quit claim to take down the video, then ang suggestion ko po sana is huwag nating i-take down because hindi naman ito. Oh, ang suggestion ko po sana ay huwag nating i-take down, sabi niya. Tapos, public service yan. Hindi daw siya condition sa quit claim. Ito, tanong ko sa iyo, Attorney Garrett. Doon sa quit claim na ginawa ni Josephine Tagorda tsaka ni Diane Bell Ortiz Katayong, party ba ang Rafi Tulfo in action doon? Tapos, kahit hindi sila party doon, kasi ito lang eh, simpleng-simpleng utak abogado. Can you be bound by the quit claim? Na hindi kayo ako, pumirma. Ganito lang ang can LIM you be bound by the contract that you are? Sa akin, ganito yan. Hindi ko alam kung pwede ba o legal ba o illegal ba na hindi yun i-delete ni Rafi Tulfo, yung video na yun. Pero isa ang malinaw dito. Hindi siya public service, guys. So kayo, even if knowing na hindi talaga niya gusto ang interest nyo, ang gusto talaga nila is magkumita sa istorya nyo at sa issue nyo, yun lang naman ang napapatunayan dito eh. Kung gusto niyang, kung para sa inyo, gusto niyo pa rin lumapit sa kanila at naiisip niyo na may tulong pa rin sila sa buhay niyo, edi go ahead. Pero as of the moment, isa lang ang malinaw dito. Hindi ko alam. Kasi kung may pinirmahan naman talaga, di ko alam kung ano yung technicality dyan. Pero ang malinaw dito, hindi talaga public service ang gusto ni Rafi Tulfo. Hindi yun yung priority niya. Maintindihan ko yung mga tao na, may mga tao na nagsasabi na hindi sa akin importante ang pera, ganyan. Ngayon, naintindihan natin na kailangan natin ng pera. Pero pag pinapili sila pera o ganito, ang pinipili nila yung kabila. Diba? Dito sinasabi ni Tulfo, public service kami, gusto ko kayong tulungan. Eh, simple lang naman eh. Malinaw, nag-agree sila na ipapadelete. Hindi lang yung abogado niya ang nagre-request. Both parties ang nagre-request. So ngayon, para matulungan mo sila, bigyan mo ng ano, i-respect mo yung ano nila, yung agreement nila na i-take down yun. Hindi mo nire-respect. For what? For your own interest. For the money. Diba? So, yun lang ang malinaw na, lang, yun ang malinaw dito. Yes, honor their request. Honor their agreement. Honor their verbal contract or written contract. Legal pa yan o illegal, since ikaw pinapangako mo na ang gusto mo public service, gusto mo makatulong, ang linaw-linaw kung paano ka makakatulong dito, Rafi Tulfo. Bakit hindi mo ginagawa? Bakit pinapahaba mo pa? Bakit pinapakumplika mo pa yung isang bagay na ayos na? Ayun. Sige, go. Ikaw ang kailangan, may sasabihin ka ba? Wala naman, medyo ano lang talaga siya. 'Di ba, ang ridiculous. Uh-oh. Ang hipokrito. Go, Uncle Ian. Yung sinasabi niya ano, ni ang tool ko dito, promise. Ayun nga eh. Kumita ka na, ba't di mo pabigay?
Oo, nag 2 million na yan. Magkano nakinita mo dyan? Hindi naman ikaw yung nag-resolve direct. Ay, hindi, kumbaga, hindi ganun kadami yung binigay mong oras sa kanila at binigay mo yung stress mo sa kanila, kasi hindi ikaw yung nag-final say, hindi ikaw yung nag-final decide, hindi ikaw yung nag-final resolve. Diyos ko. Anyway, wala, pakiramdam ko. Oo, pakiramdam ko yun na lang din naman yun eh, yung point doon. Na in the end, isa lang ang malinaw dito, guys. Hindi ko alam yung mga technicality diyan, kasi syempre most likely may consent yan doon sa ano, may consent yan. So medyo may hindi ko alam. Kailangan nating makinig sa isang lawyer o sa mag-research ng court decision tungkol dyan. So ano yung point ko? Ang point ko, malinaw na si Rafi Tulfo hindi public service ang priority niya. Ang goal niya dyan, money. Yun yung point. Binibenta niya sa inyo na kaya siya nasa Senado, binibenta niya sa inyo kaya siya gumagawa niyan is para ano, sa public service. No. Kasi okay lang naman kung kumita siya eh. Okay lang naman na kumita siya. Tapos okay lang naman kung, kunwari, tumutulong ako, tapos binivideo ko, tapos kumikita ko, walang problema dun. Pero, in between, sa pagtulong at sa pagkita, focus ka dun sa goal mo, sa mas importante sa'yo. I'll give you one example. I have this, may kakilala ako na sikat. Tapos, parang, nagdadalawang isip talaga ako na i-post yung magulang niya. Kasi pag na-post ko yung magulang niya, mababash talaga siya. Pero kung ako, inuuna ko yung pera at inuuna ko yung views and yung clout, pinost ko na yun eh. Diba? Kasi ano yun eh, magulang yun ng kilalang tao. So ang ginawa ko, nakita ko, nakapost na yung mga magulang niya. Sabi ko, pwede ko ba itong i-post? Sabi niya, hindi. Okay. Sabi ko, yun nga ang naiisip ko eh. Hindi ko ipopost kasi ayokong mailagay sila sa ano. So, ang sinasabi ko, maintindihan mo, pag pumili ang isang tao sa dalawang bagay, maintindihan mo kung alin yung mas importante. So, dyan, pinapapili siya kung public service ba o pera, malinaw na pera ang pinipili niya. Hindi public service. So, ayun. Wala akong problema kung kumita siya. Kung nakakatulong siya, tapos kumikita pa siya, okay. Pero during the time sana na, na nagsabi na at nag-agree na yung dalawang tao at nananawagan, humihingi ng tulong sa iyo, Rafi Tulfo, na i-take down mo yung content mo para sa peace of mind nilang dalawa, ayon sa agreement nilang dalawa, dapat madaling choice to para sa'yo. Kasi ang binibenta mo is public service. So agree din ako dun sa nung nagsalita si Ma'am Joey, dun sa live niya yata sa Facebook yun, na kung hindi mo ibababa, at least give them compensation. Diba? Kung mag-agree sila doon, bakit hindi, di ba? Oo. Kung mag-agree sila na, ganito, hindi ko i-take down. Profit pero sharing. Bibigyan ko na lang kayo ng pera. Is it okay profit for sharing, you? Profit yun, sharing, di ba? Kung mag-agree sila, bakit hindi? Go, Kalipi. Tapos, Cesla, talaga mababla ka dito kasi wala kang kwenta rito, wala kang bilang doon. Naku, kung walang kwenta sasabihin mo, anong sinasabi mong source ni ni Coco? Anong source ko? Bakit sabi niya, source mo, vloggers? Source mo daw, vloggers na walang walang diploma kagaya source ni Source saan? Tapos sabi niya pa, mabablock daw siya Yesla. Dito. Ayan mo na, mabablock ka talaga ng kasi, gusto mo umakyat si Yesla, dali na, pakyatin kita. Mabablock daw siya dito kasi sensitive tayo. Sabi ko, bakit si Yesla relevant ka dito? May relevance ka dito sa amin. May epekto ka sa amin. Allergic na lang kami ngayon sa bobo. Kasi katulad yun, nakikinig na kami ng napaka-ipokritong tao, tapos sasabay ka pa. Dapat marunong kang bumagay. Diba? So ako, okay yun.
na if ever pumayag yung mga tao na, oh, sige, sabi ni Raffy Tulfo, bigyan nyo ng offer. Hindi ko i-take down. Pero moving forward, lahat ng kikitain nito, okay lang ba sa inyo na profit sharing tayo? Oo, diba? Kasi kumikita siya dyan eh. Oo. Edi kung pumayag yung dalawa, edi bakit hindi, diba? Yun naman ang gusto natin, sabi nga ni Attorney Libayan, win-win. Diba? Eh pero kung hindi pumayag yung ano, kung hindi pumayag yung dalawa, hindi ko alam kung ano yung legal, ano yung illegal sa dalawa, ano yung violation sa kung saan. Hindi ko alam. Pero ang malinaw doon na mapapakita ni Raffy Tulfo, hindi talaga siya public service. Ganun, yun yung pinapakita nitong video na to. Tapos ano, interviewin niya ulit yung tao, papuntahin niya sa program niya at sabihin na na-resolve na yung problema nila. Tapos na yan. At kung ano man yung mapapanood nila na pinagmula ng gulo, tapos na yun, na-resolve na. Oo. Kung ano nga eh. Diba parang bakit ka matatakot kung ano, kung iti-take down yung mga videos ng mga dati mong mga audience o mga dati mong mga guests. Eh yun naman talaga yung primary goal mo, diba? Secondary lang dapat ang pera. Kasi ang sabi mo, primary goal mo is public service. Eh sa dito, ang primary goal mo is yung pera. More than the public service. Kuya Miko, no? Hindi ko alam kung paano mag-mute. Hindi ako nakaka-mute. Anong maingay ang BG? Wala. Hindi okay ako, wala lang. Akong mute. Ang mute ko lang, ito lang. Wala akong option na mute ng mic. Hindi mo kailangan mag-mute. Anong maingay? Parang ingay ah. So ayun, parang every time na makikita ko, ito Kalipi, malinaw na lang na every time na makikita ko si Raffy Tulfo moving forward, yung parang pobreng ang mga pobre nating mahihirap, maipokritohan talaga ako. Dati nakikita ko lang siya as papogi. Background noise. Eh sa akin naka-headset ako, okay lang. Oo. Okay lang yung background noise mo. Oo, may mga naglalaro. Noon kasi, pag napapanood ko si Raffy Tulfo, alam mo yung kahit papano may benefit of the doubt na gusto niya talagang ipaglaban ang mga mahihirap, gusto niya talaga ipaglaban ang mga pobreng mahihirap, mga pobreng Pilipino. It's just that masyado siyang papogi. Ngayon, kahit yung mga papogi niya, may ipokritohan na ako. Ako parang medyo naano ako sa kanya nung ano, yung merong tao silang kinakausap na sabi, sige, okay na yan, tama na, magpapakamatay na lang ako, sabi ng tao. John Michael Pastor sabi, hi Koy, this is Hello It's Me, the Lenny supporter, miss you. Sino ka? Hello It's Me. Hello. Ikaw ba yung ano? Yung Adele. Okay. Ikaw ba yung dating sumali sa live namin? Ayan, go Dale. Ano masasabi mo? Ako lang, yes, maalala ma'am, ko Adam. Lang yung, yung performance niya as senator. Talagang, I'm very bit disappointed at him. Lalo na yung sa, yung pinaka-primary example ko dyan is yung sa DTI na issue. Kasi nabanggit rin ni Abor to yung na-agree daw siya sa inaano ni Raffy Tulfo na link naman talaga daw yung DTI sa FDA when it comes to yung sa sodium content nga dun sa products, kasi nga inaano daw rin nila yung produkto ng mga instant noodles. Yung ang akin lang kasi Kuya Kokoy, this is an health issue kasi. Why are you asking the DTI to act on something that they are not even trained for? Mm-hmm. Health concern. Bakit mo pinapahiya? They're not experts. Bakit mo Ay experts, diba? Hindi naman sila experts, they're not even doctors. There are no hindi doctors yun yung trabaho nila. Oo. Wala naman, are there doctors in the in DTI? Ano pala yung nakalagay sa FDA? Sino pala yung nilalagay sa FDA? Di ba mga doctors? Sino pala yung nilalagay sa Department of Health? Di ba mga doctors, mga health experts, di ba? So bakit mo iaano ang DTI na they are not even trained for? Mm-hmm. Ang kaya nga malinaw kasi sa mandato nila, yung when it comes to trade and industry na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa natin. Wala doon nilagay na health concerns. Kasi kung health concern yun, ang mangyayari niyan, magiging redundant. Ito yung sinasabi niya, dito ako napikon dun sa sinabi niya na kahit hindi nyo naman trabaho, sana
tinawagan nyo na lang yung FDA. Eh ikaw, andiyan ka rin naman, bakit di mo na lang dinirekta yung FDA? Bakit kailangan mo patawagin yung, ano, yung DTI nung napahiya ka na? Ngayon, nung pinahiya ka nung, ay nung nilekturan ka na nung ano, ng DTI na, ano, hindi na nga namin mandato ito, ito ngayon. BFAD daw is under DTI. BFAD? Okay. Pero ano lang kasi, ang akin lang, eh, hindi naman kasi sila, ano, there, yung, I don't think that person na nag, ano, nung humarap dun sa video na, was trained to, ano, to answer the question, yung sa, in relation to, ano, yung sa high sodium content. So dapat noon pa lang tama naman yung ginawa niya nung ano eh yung sa Rafitul Fend action kasi yun rin yung concern niya, pinatawag niya yung FDA. Dapat sana yung sa Senado ganun pa rin. Hindi niya na pinatawag yung ano yung DTI. Yun lang naman sa akin, opinion ko lang naman. Yeah, saka, ano, yung, hindi ko sure ang palusot niya. Wait lang. Ang palusot niya kasi ano nung nagtatrabaho pa siya sa ano broadcasting sa ano na kahit hindi naman niya daw trabaho tinatrabaho niya, well let's say nagagawa mo yan sa ano nagagawa mo yan sa Rafi Tulfo in action pero iba na to eh, nasa Senado ka na eh ay nasa gobyerno ka na eh at ito yung isa sa mga nagustuhan ko kay PRD before nung siya na yung siya yung naupo bilang presidente, he's giving ano people the leeway to do their job. Bahala ka na dyan, gawin mo yung trabaho mo, that's it. Period. Hindi yung ano, yung tatrabahuin mo yung trabaho ng iba, bigyan mo ng trabaho yung iba. Kung ano talaga yung, kung ano yung trabaho nila, hayaan mo silang gawin yung trabaho nila. Parang ganun. Tapos pagka walang nangyayari, tinisibak niya na lang. Oo. Wala nang pahiyaan nangyayari. Diba? Ma, hindi, okay. Maganda, maganda ma-research natin yung sinabi ni Madam. Kasi kung under DTI naman talaga ang BFAD, ibig sabihin, sila talaga ang tamang tao na tinatawagan diyan kasi under nila eh. Sila yung boss. Ano ang so Bureau of ano yun? Magandang malaman 'yon. Ano nga yung BFAD ko? Bureau Food and of Drugs. Food and Drugs. Ay okay. The Bureau of Food and Drugs is the key regulatory agency of Department of Health. Department of Health. Okay. So parang under Department of Health ba sila? Ayan, di ko sure, yun yung nabasa ko. Ayan, oh. The Bureau of Food and Drugs is the key regulatory agency of Department of Health Philippines with major responsibility in ensuring safety, efficacy, and quality. So parang under siya, madam, sa ano? Sa Department DOH. Of Health. So, ayun, hindi, oo. Kasi kung si expert ng DOH ang ginagamit nila yun. Oo. Well, wala rin naman kasi akong nabasa sa ano, sa DTI na about sa health concerns or what have you. Wala talaga. So, ang parehas impression yata ko talaga under. Dun, parehas yata. Okay. O ano siya? Oh, Bureau of Food and Drugs. Ewan ko. DOH nabasa ko. Ako din. Oo. Same lang din ako nun. Yung sinabi na part na... Pero parang ano din siya, related din efficacy. Talaga siya sa DTI. Mm-mm, go. No, ang tawag dito. Baka kasi syempre dahil health siya. Baka yung supervision niya and ano, baka yung budget niya and everything under DOH. Pero yung DTI, alam ko very close, working closely yan sa DTI eh. Kasi di ba nga pagka nagpapa-makeup ka, nagpapa-ano ka, ganun-ganun, you need to get BFAD. Yes. Di ba? Di ba yung mga CEO, yan sila ko Loret, di ba? May mga BFAD registration yung mga yan po sa mga products. So that that would require... They are working close with each other. Oo. So may ano yun, kumbaga may relationship siya doon. Tapos, ang alam ko, meron talagang... they are working very closely. If structurally sa DOH ka, kagaya na sinabi ni Kuya Lito, I'm very sure that in their day-to-day operations, meron silang connections. I'm pretty sure nag-exchange notes and everything. Kasi, nagko-coordinate. Before it will go to market, it has to pass that. Ayun.
Pero Ate Joey, tanong ko lang, 'di ba ang may final say na 'yan is yung ano, yung sa BFAD? Kasi health concern naman 'yan eh. Hindi naman kasi ano, DTI ang magde-decide niyan. Ang remedy doon din, ang remedy doon, si ano, si DTI, magtawag siya ng technical guy who can explain. Kung hindi niya kaya explain, magtawag siya ng technical guy to explain. Exactly. Or dapat nga si Tulfo ang unang nag-ano nun. Diba? Parang, oo na parang, parang, na, ano, parang, parang wala na paligoy-ligoy, diretso na agad sa answer. Sa experience ko kasi, sa mga nag-a-attend ng congressional hearing at saka ng ano, Senate hearing, it's really the executive agency going to invoke. If you do not know it, better not to answer and then direct the legislature kung sino yung key personnel na sasagot. Ikaw talaga mag-i-initiate nun. Kasi you don't actually expect yung legislature na kabisado niya yung lahat ng department sa agency. Actually, Ate Joey, naalala ko na yan. Yung kasi, ito yung problema kay Rafi Tulfo eh. Sinabi na nga sa kanya na hindi po namin trabaho yun. Tapos pinagbibintangan niya yung DTI na nagugas ng pare. Kamay. Yun ang problema pare kay Rafi Tulfo. Yung kung kunwari, yung I remember diba yung naging issue dyan, yung parang nag-aano siya sa corruption, emerald, ganyan-ganyan. Pagkatapos, ano ang tawag dito? Yung, ang dami yung sinasabi yung corruption, emerald, tapos wala naman sa mga provider po. Tapos, binigisan niya yung mga tao who are not in the position to really answer the, who are not in the position to really answer the question. Ayun. Pero, well, anyway, ang pinapoint out ko lang rin naman din is that, ano, tawag dito, ang remedy doon, nung mga sumasagot kay Tulfo, if it's becoming too technical, tell Tulfo that, you know, I do not have the data for that. Ganun. Opo. We can submit it to refer you to the person who can give you technical answer. Oo. Ganun. Oh, mas maganda 'yon yung parang hindi po kami yung tamang ahensya but rest assured I will try to contact the right person kung pwede siyang kumarap sa inyo. Yung BFAD ba no, yung BFAD nga ba ay ano? BFAD. Yun nga ba ang ano, ang FBA ngayon or is it a separate former, ano? FDA na siya ngayon. Yung Food and Drugs Administration at saka yung BFAD one of the same ano. Sino may pero ano, check natin ang FDA, malay nyo drugs and food and drugs. Oo. Pero check natin ang FDA. May ano yan, may parang relationship yun. Parang yung sa ERC pero madam, ano, regulatory commission, pero ang nagsiset ng supply goal at saka nagka-forecast ng demand, DOE, gano'n. Pero madami so, nababasa ako. May ano sila, may cooperation sila. May nababasa ako, madam. Actually, very close, ano, very close ang work talaga nila. Kasi, yung mga nire-regulate dito ni FDA ay talagang handle din ni, ano, ni DTI. Kasi lahat yung food and drugs, mga products eh. Yes. Pagka dinala mo na yun sa merkado, DTI na yun. Madam, mayroon ako nababasa eh. Meron silang supplemental guidelines to joint DOH, DTI, IPO, tsaka BFAD. Administrative Order Number 2008-01. Ay, oo. Kasi yun yung mga involved na agencies eh. May IRR. May IRR of Republic Act 9502, otherwise known as the Universally Accessible, Cheaper, and Quality. Pagkadating pala sa mga drugs, talagang magkakasama silang apat. Diba? Oh, kasi, pati pagdating sa pagkain saka sa drugs, no? So, ayun. Parang, pakiramdam ko. Kasi pag lumalabas sa market, DTI ang ano, kasi dadaan sa DTI yun, diba? Pero dadaan din sa Food and Drug Administration. Hindi, bago siya makapunta sa market, dapat macheck muna siya ng DFA. Tapos yung expert siguro ng mga ng DOH ang ginagamit naman pagdating dun sa mga analysis ng mga ano, ng mga produkto, no? Lalo na kung mga drugs. No? Well, mga ano kasi, mga scientists and doctors din talaga. Scientists and doctors. Kaya meron silang parang joint ano eh, no? Kasi ang pinoprotektahan dyan, healthy. Oo, interconnected yung mga agency nila, no?
Ang akin lang naman kasi, the moment na sinabi no nung DTI na hindi na nila masasagot 'yan, sana hindi na lang pinagbintangan ni ano ni Senator Tulfo na naguhugas sila ng kamay. Kasi ang linaw-linaw. Why pinagot naman na sila. Why are you insisting the people to answer on something that they're not even trained for? Hindi naman nila alam. Pero kung ano nga eh, 'di ba? Kung napatawag nga nila yung eh di dapat pala kung DOH dapat pinatawag nila ni Tulfo DOH. Exactly. Eh ang problema hindi siya nag-research. Ang problema hindi siya nag-research. Hindi, baka nag-research din siya. So tingnan siguro natin yung ano, yung mandato ng ano, mandato ng DTI kung kasama ba yung kino-question ni Tulfo doon. Kasi baka mamaya si Tulfo may nabasa naman ganun. Hindi, under ano talaga. Dinouble check ko na under DOH. Kaya lang, minsan na nakakainis kasi kay Tulfo, pati Senado, ginagawa niyang ano, Rafi Tulfo in action. Very confusing nga. Very confusing naman talaga kung under siya DTI or the under siya DOH. Pero, since si Rafi Tulfo ay senador natin at may pera siya at may mga staff siya para i-research yan, tayo nga, nare-research natin, bakit hindi niya magawa? Diba? Exactly. So, parang, maintindihan ko kung tayo-tayo kasi tayo-tayo parang medyo confusing yan. Eh siya may mga adviser siya, meron siyang binabayaran na ano staff to do simple research and ano deep research. Eh tayo nagagawa natin, bakit hindi niya magawa? Wala tayong budget, 'di ba? Pero ang DTI siguro yung agency for branded ano no, for branded products. Tingin mo sir ko. At sa pwede kayang sa negosyo din sa oo, market. Halimbawa, kung isda na ano, halimbawa, yung isda sa ano sa supermarket, price monitoring DTI, no? Oo, price monitoring talagang DTI. Ang FDA so, kasi, ano? Malino naman kasi doon na ano siya, yung in safety and efficacy of the products. Ay, basta madami yan, kaya ang DOSTA. Ang product na kinukonsumo, it must go through DTI. Mm-hmm. Kasi kailangan lahat ng binebenta sa merkado monitored. Ano, ang tawag dito is safe for ano, it is safe for the public or at least merong mga kumbaga na comply nila yung mga regulation on how to sell such kind of product. Like for example, hindi mo po pwedeng ibenta yung prescription drug sa kahit saan lugar lang. Hindi po pwedeng ibenta yung ano ba, yung mga certain substance, you cannot just buy it sa sari-sari store, yung mga tipong ganun. So yun, kumbagaan talaga sa malawak ka sa akin na DTI actually. Opo. Well, agree ako dyan Ate Joey, kasi ang nakalagay rin dun sa mandato ng ano ng DTI is to ano to protect the consumer rights, which is ano involved rin yun sa ano, 'di ba? Kasama na rin yung safety ng products, which is part of the consumer rights. Mm-hmm. Na inaano nila, safety ng products na kino-coordinate nila with ano, with exactly. With the FDA. So ayun, parang I think ano pa rin mali pa rin doon si ano si Tulfo. At marami pang bagay, hindi lang 'to yung pinakinggan natin, yung una nating pinakinggan. Maling-mali din talaga yung RT ano, Rafi Tulfo in action doon. Yo, yung ano, yung hindi niya yung hindi nila binigyan ng ano ng disclosure agreement yung ano yung si Fine na ano that yung call is being broadcasted live. Malala talaga yun. Zero. Sa call center, zero tolerance yun. Hindi ka po, hindi mo po pero pwede gawin yun. Pwede ka matanggal. Oo. Pero pwede kasi yung ni Tulfo na parang hindi naman ako yun, tapos hindi ko na siya pinalive, rinepremand ko, ganyan. Pero, yun nga, anyway, ang dami talagang mga ginagawa si Tulfo o red flags na hindi lang sa hindi nakakatulong, ha, pero sakit pa sa gobyerno natin. Parang, alam mo, grabe. Dahil dito sa video na to, mas mauipokritahan ako every time na sasabihin ni Tulfo na ano, na para sa pobreng mahihirap. Yung mga ganun niya.
Alam mo ko, madadoble ang isip ko. Hindi ko naman, ano eh, hindi ko naman dine-deny yung mga, yung pass na ginawa ni Tulfo na nakatulong siya. Okay, let's give that. Hindi naman natin dine-deny. It's just so happened na si Rafi Tulfo kasi, hindi talaga siya naniniwala sa due process. Gusto niya talaga lahat dumaan sa gusto niya mangyari. Hindi, tsaka ang dali na nitong decision na ni. Hindi, kasi trial by publicity ano, ang ginagawa niya. Kuya ko, kuya, bigyan ko na example. Because of this, I do not give him any credit dun sa mga gusto niyang tumulong. No. Same. Because of this, it's all gone. It's all down the drain. Ate Joey, ito yung nakakainis eh. Okay lang na nag-refer ka or anything. O sige, pagbalagay na natin yun. Ang problema kasi dito sa mga tao na to, bakit yung mas pinapasalamatan ninyo eh si Rafi Tulfo, hindi yung mga ahensya na ni-refer niya na gumalaw or yung umaksyon dun para tulungan yung mga ano, yung lumapit sa kanya. Wala akong nakikita doon sa comment na yun na pinapasalamatan nila yung ahensya. Hindi, yung mga ano, kakasuhan niya, yung mga kinakasuhan niya, ang ano, ba, siya ba ang nagbibigay ng abogado o PAW? Hindi, PAW. Hindi rin refer niya sa PAW kadalasan. Yung government job is really a thankless job. They do not really expect to be, ano, to be thankful. Kumbaga parang, hindi ko ba appreciated. Okay ka, appreciated, pero it's really a thankless job na yung katotoo public service, ha? Actually, madam, di ba? Public service, it's really a thankless job. Kung ngayon, kung mag-thank you sila, hindi mag-thank you sila. Ngayon, kung hindi sila mag-thank you, hindi sila obligado to say so. Hindi sila, ano, hindi sila... Kaya nga, yan ngayon i-utilize ng mga, ano eh, ng mga tibak. Ng bare minimum. Na, parang, eh, ba't kami mag-thank you, trabaho niya yan, ganyan. Kasi totoo naman yun. Totoo naman yun. Parang hindi ka obliged mag-thank you. Pero syempre, bitang mabait na tao at saka bilang taong may kapwa tao, di ba? When someone do a good job, whether government employee yan o yung do, it will not hurt anyone if you're going to say thank you. So anyway, exactly. Ang point, you cannot really demand for people to say thank you. Ang mali lang doon is kapag kunwari, nag-thank you ka, tapos pinipigilan ka nilang mag-thank you. Yun yung mali. Pero kung if they're not going to say thank you, there's really nothing wrong about it. Pero kung you cannot demand it. Pero ikaw, kung gusto mong mag-thank you, go ahead. Ngayon, pag pinipigilan ka nilang mag-thank you, yun yung mali. Actually, ang ginagawa naman ni Tulfo sa show niya, parang ano yan eh, parang nationwide barangay lang. Eh, minsan nga eh. Oo, parang nationwide barangay lang. Parang usapang barangay lang yun eh. Minsan nga, i-re-repair niya pa sa barangay, pupuntahan pa nila yung barangay para doon magkausap. Pero basically, parang ganun din yun. Yung ginagawa niya sa show niya, parang barangay lang din na usapan niya. Tapos ganun din naman ang gagawin ng barangay. I-re-repair ano, lang. Oo, kumikita nga lang siya doon. Ang malala pa kasi... Ano ang malala pa kasi yung ano yung mga tao, syempre hindi naman na nila nasusundan yung pagka-resolve o okay na ba ang lahat, 'di ba? Hindi nila na ano kulang yung konteksto ng mga tao at kulang din yung follow-up ng mga tao. So kung diyan kayo nagkabate at ay diyan kayo nag-away, tas kung ano man mangyari sa inyo, grabe na yung damage na mangyayari sa inyo kahit magkabati pa kayo. Kasi yung mga tao matatandaan kayo kung napanood. 'Di ba kayo yung ganito parang edi ko nagbarangay na lang sana kayo. Hindi pa kayo naging public ano, public conversation. Tsaka ang nangyayari pa, 'di ba, pag pinost sila sa future sa YouTube, hati-hati pa, may part 1, may part 2, may part 3. May part 3. So, para pamparami rin ng viewers 'yun eh. Yun, kaya minsan pag tinamad ka ng sundan yung susunod mong yung part na hahanapin mo, edi wala, hindi mo na nare-resolve yung ano, yung ending ng palabas. So minsan na-judge mo yung mga character ay yung mga taong nag-uusap doon sa loob ng ano sa show niya. Na-judge mo na, na-pre-judge mo na. 'Di ba? Kasi hindi mo natapos eh. Tas gaya nga yes, ng sabi ni Ma'am Joey. Sige po, sige. Hindi ka pa pala tapos, akala ko tapos ka na. Hindi, kasi may naalala ko 'yung sabi ni Ma'am Joey tungkol yung Ma'am Joey yung sabi niyo na tungkol doon sa bata na ano na matagal na yung problema nila nung nanay niya tapos hanggang ngayon natutorment siya kasi nag-re-viral, parang naulit yung pag-viral nung kanyang video. Ano yun eh, kinuwento yun ni Sas eh, yung parang yung kapagkwentuhan yun one time, yung sinabi ni Sas na matagal na nag-aayos na sila, naging viral yun kasi nga parang alam mo yung skandaloso yung kwento pero eventually nagkabati na sila. Eh pagkatapos, syempre, since skandaloso nga yung video niya, every now and then, nag-gain pa rin siya ng traction. Kasi ganun yung lumang video eh. Di ba? Oo. Yung mga lumang video, minsan biglang mag-gain siya ng traction. Nag-viral ulit.
Nagba-viral ulit. So parang ganun yung nangyayari dun sa ano, story na yun. And yun, nakatorment yung bata. Nakatikim, muli na mapabash, no? Pero ako, wait lang. Baba na lang ako. May gustong umakyat. Bigyan natin okay. Lang. Pwede naman tayo mag-anim. Sige. Sige, thank you, Dale. Thank you. Rento on, thank what you. Do you want thank to you. Share? Ano gusto mong ano? Yun nga, kasi nga rin parang content ng lahat kasi makarang mga taon, puro away mag-asawa yung content niya sa TV. Puro kasi yun ang mabenta sa tao eh. Yung mag-asawa na mga issue tapos may mga part 1, part 2 pa. Yung mga tao, di ba, yung mga tao may curious yan. Kung nagko-comment yan doon, naghahanap ng mga part, nagre-request ng part 1, part 2. Kumikita talaga siya doon. Huwag ko ako. Talaga ano siya. Yes. Soul talaga siya. Hindi siya yung ano. Wait lang, wait hindi lang. Siya, hindi siya public service. It's really a show. Kung entertain. Kasi kung entertainment, talagang entertaining naman talaga si Tulfo. Mm-hmm. Diba? Kaya ang dami naman yun. Kasi sobrang, ano, we are land of Marites and we live for stories like that. at mabubuhay na yung face to face. At saka Madam Joey, no, kung sabihin niya man lang sana na ano no, na show na lang yun, alisin niya na lang, hindi niya na lang sana sinabang for public service, no. So show na po, hindi pa tayo naiipokritohan, di ba? Hindi ka pa maiipokritohan, di ba? Correct. Kasi ni parang actually yun yung point ko din sa live ko, di ba, ng sa Facebook. Mhm. Parang you know, scrap the hypocrisy, just treat it as a show, as an enterprise. Eh, di ba ang legislation dun sa magmamanage ng YouTube channel mo is Rapid Info in Action Foundation. Doon nakapangalan yung ano eh, yung YouTube channel niya. Oo. Foundation. Yes, Jomiyo. Kasi you are really for ano, yung for contents, for marinig mo sa Max ng Plus Machine ko. Yes, madam, okay. Pwede pa hindi naman. Oh, malinaw pa naman. Ayun, so, ang tawag dito, yun yung, kumbaga, parang, alam natin na, you exist because of the money, and there's nothing wrong with that. And that's your priority, di ba? But earn it in a way na, wala ka nasasagasaan, di ba? Mm-hmm. Yes, madam. At saka alam naman natin na pagka na-post na yan sa YouTube, kikita na talaga yan. So, wag na lang sana magkunwari na ano-ano na, diba? Aminin na lang, kikita ko. Tapos bigyan ko na lang kayo. Bayaran yung, kunwari, nag-viral. Kasi hindi mo rin naman alam kung ano yung kwentong papatok at saka kung ano yung hindi eh. E di, kung kunwari, meron silang ano, o after 1 month, if yung video mo nag-gain ng ganitong views, then we're going to parang share X percent of revenue ng web from here. Mm-hmm. Kahit malang 10%, madam. Oo. Kahit malang 10%. Hindi, kung ilan yung pag-agrihan nila. Kahit ano yan, kung ilan yung pag-agrihan nila. Oo. Like for example, yung storya ni Aguilar, yung anak ni ano? Yung kay Megan. Oo. Megan Aguilar. Nag-viral rin yun, di ba? Dami rin ano nung video ni Megan, di ba? Yes, madam. Dami rin nanood. Eh, what if naka-profit sharing sila kay Megan? O di ba? Hindi nakatulong sila talaga ng legit doon sa tao, nagpapera. Kasi pinag-chismisan ng in-open up ni kung walang personal kwento si Megan Aguilar, wala namang magiging content si Rapi Tulfo, di ba? Tapos, ito rin naman talaga ito sa ito. Celebrity rin naman talaga ito sa Megan. Sanay naman siya pag-usapan. Parang kapera na yun, di ba? May pamparin yan. Ako, or ano, ganito, kung naintindihan ko yung takot nila, baka magpaalis din yung iba. Madali lang naman yan, Rapi Tulfo, kausapin mo closed door. Na o sige ha, hindi namin muna i-delete kasi ganito yung ano, ilatag niya. O, pero i-delete namin mga after 1 month pag hindi na masyadong viral yung... Di ba? Ano? Naka-live. Hindi siya nakapag-delete. Hindi, yun nga. Sa live is ano parang, anyway, pag-usapan natin yan. So ngayon, parang ang problema kasi dun, pinakita niya na agad yung kulay niya.
'di ba? Exactly. Na nagpili na siya, nag-threaten siya 'di ba nung parang. Oo. May lawyer din ako, 'di ba? Parang ganun. Oo, oo. Tsaka ang ginagawa niya parang binubuhay niya ulit yung issue ng dalawa na nagkaayos. Oo. 'Di ba? Problema. So, yung video. Obvious yung pagiging greedy niya talaga doon. Diba? Mhm. Ako, yung video kinokontrol din ng iba. Kahit pa sabihin na dito talaga binibigyan natin ng kahit pa paano. Yes. After this talaga, it's gone. Malinaw na. Yes. Yes. Ako din. So parang yun, nakapatulong naman siya. Hindi na. Hindi na. Oo. Labas na yung tunay na kulay. Oo. Pera-pera na lang yan. Tapos ang usapan. Pera-pera. Diba? Yung fact that you cannot delete the video, there's only one motivation for that, money. Kasi, yes. Dapat nga ang motivation mo, ano lang eh, to help eh, di ba? Mm-hmm. To resolve issues. Yun yung motivation mo, kasi yun yung sinasabi mo. Alam mo ba yung featured video niya sa RTIA? Yung featured video niya doon, ang nanay ko, ang pangalan niya ay Caridad. And totoo naman na parang sabi ng nanay ko, ako lang ang nagmana sa kanya because I do charity. Parang something to that effect. Nasuka talaga ako doon. Mm-hmm. So parang pagkatapos ngayon, hirap na hirap kang i-delete yung video. Diba? Mm-hmm. Kasi natatakot ka that it may open a floodgate. Which is true. Which is true. Kasi lahat residence ng... na-resolve mo na issue dyan, I'm pretty sure they're all going to request for the deletion. Pag okay na sila. Ipa-demonetize niya sa YouTube. Dapat may time na after 3 months. I don't think hindi gagawin ng YouTube yun. Ano kasi, ang tawag dito, kahit i-demonetize siya, yung usapan din kasi siya ng privacy eh. Mm-hmm. Kaya nga for me, if the story of those individuals who went to Rakuten in action are considered, ako naman naniniwala talaga ako na for me ang position ko doon is that their story, their complaint and everything, those are sensitive personal information. And it should be handled with care. And as such, they become data subject. And if you are a data subject, you have rights. And these rights include the right to remove such information from the information processor or information controller. And in this case, the information controller and information processor is Rakuten in action. So for me, dapat lang na kung in-exercise yun ng data subject, walang karapatang tumanggi si Rakuten doon. Yun nga, kung siguro si Rafi Tulfo, hindi muna siya nagpakita ng kulay niya kasi natatakot ako na baka sumunod sila. Parang, bibigyan na lang namin kayo ng follow-up kung ano ang ano dito. Tapos, ganito, kausapin niya yung mga nagpapa-takedown. Ito kasi, ilalatag ko na sa inyo yung katotohanan. Natatakot kami na kapag pinagbigyan namin kayo, gagawin na to ng lahat. So, okay lang ba sa inyo na iti-takedown namin pero after 2 months or 3 months kapag ka hindi na nila maalala na nag-request kayo? O, kung pumayag sila, edi okay. Ang problema, nagpakita na agad siya ng kulay niya dun. Diba? So, ayun. Kung gusto nyo, kunwari, o kaya hindi namin iti-takedown, profit share na lang tayo. Okay lang ba sa inyo? May mga ganun naman eh. Kaya lang kitang-kita yung kaano niya eh. Yung talagang gusto niya. Part kasi nung right ng data subject na ma-inform siya kung paano gagamitin yung kanyang mga data. Mm-hmm. So, that includes, for example, you're going to use it to earn money in YouTube, in Facebook, and ganyan. That it will be subjected to the monetization program of the social media platform of managed by Rakuten. So, dapat kasi yung mga ganon, ini-inform mo yung data subject kasi data niya yun eh. Mm-hmm. Ayan yung term sa kasugapaan. Napakasugapaan niya doon. Kitang-kita yung pagkasugapaan ni Rakuten doon. Yes, Jumio. Yes, what do you want to share? Hello po, sir. Ganda gabi po. May share lang po ako. Tungkol po kay Rabitol po at saka kay Attorney Libayan. May ano po siya eh. Sinampahan po si Attorney Libayan ng copyright.
Pero po ang nagkaso po ay Rapid Tool po in Action Foundation. Pwede po ba 'yon? Pwedeng sampahan, pero ang tanong mananalo ba? Oo. May kaso na eh, di ba? Kasi, opo. Pwede, meron na eh. Oo. So, gumugulong na yun. Yeah, yun na yun niya doon. Agad ako po kasi. Kasi po foundation yun eh. Well, pwede. Pwede pa rin naman. Ang requirement lang naman para magsampan ng tao is ano kay it's a person ka whether natural or kasi po ang pagka asa pagka dinig ko po sa ano ni Attorney Libayan is naapektuhan daw po yung kanilang YouTube channel yung pong Rapid Tool po in Action. Well ano pagdidesisyonan na yan ng korte kasi nasa korte na ano Jumio. So parang I think malakas sa akin na malakas ang laban doon ni Attorney Libayan. Oo. Kay Atty. Libayan ako doon. Kasi kitang-kita naman na ano, parang para sa akin ano 'yun, fair use. Fair use naman. So actually, yes, on point naman yung mga ibang sinasabi niya ni Tulpo. Ang kaso nga lang means madalas nag-overlap nga siya. Pati yung halimbawa, yung mga rape cases, pinapalabas niya doon sa ano niya. Sa Rapid Tool po in Action e bawal yun sa batas, 'di ba? Ewan ko bakit walang nagko-call out ng mga ganun sa na diba, pinapalabas niya yun? Yung mga rape cases, 'di ba yung mga rape cases? Pinapakita niya yung mukha. Oh, yung meron pinapakita niya ba? Oh, pero kahit na may ganun, bawal pa rin yun, 'di ba? Na basta yung mga iaan mo yung rape cases, iba-broadcast mo, bawal pa rin. Pero meron ka ba nga? Hindi mo po pwedeng i-reveal yung identity. Mm-mm. Pero meron ba? May mga ganong video ba na rape victim yung isa tapos? Oo, oh, meron mga ganon. Ano ba? Search na natin. At baka magkamali tayo eh. Oh. Well, wala pa naman. Pero kasi kung makakita ako. Ako wala pa akong alam ha. Pero lahat ng kasi kung makita ko din yun kung magre-react ako pero ako wala pa akong alam. Meron pangatlong beses na ata yung nakita ko nung time na yun. May rape kasi case. Oh, kailangan ko i-confirm kasi minsan hindi na talaga ako nanonood ng Rapid Tool pa nakakasawa na kasi. So malay ko ba kung meron talaga pero so far sa lahat sa mga napanood ko wala pa naman. Kung papatawag ka man ng nung ano nila media outlet nila. Hindi may right to refuse ka naman. Hindi naman course. Yun korte. Oh. Ewan ko bakit nagsasagot-sagot pa sila dun sa mga ewan ko yung utak ng mga Pilipino na magre-reply pa doon eh, hindi naman makakatulong. Yun kung may kaso. Natatakot din kasi sila kay Rapid Tulfo. Kasi kapag ka hindi ka sumagot na pinapahiya, 'di ba? Eh yun nga okay. Meron sila. Meron sila sa Mico. Merong dalagita ni Rape Raw ni Ninong sa motel. Merong tatay ginawang nakita yung sex slave. Parang hindi. Inaano naman nila. Identity yung full name. Hindi ko pa pinanonood. Pero merong mga title na ganun. Sa ano. Hindi mo ipakita yung mukha. Bawal pa din yun. Kaya nga diba yung mga rape cases sa mga korte. Diba pag nag-ano tayo. Pag na, dapat full protection doon sa identity mo. Mm-hmm. And ang bawal is yung ipapublicize mo yung mukha niya. Oo, yun yung ipapublicize mo. Kung papangalanan siya, yung bawal. Yeah. Pero kung naka-ano naman, kung naka-conceal or whatsoever. Naka-anonymous. Oo, naka-ano. Hindi naman siya ano. Pwede naman siya. Pwede naman. Meron nga, hindi lang. Kasi yung story nila eh, ano magagawa? Hindi lang tatlo. Hindi, ano yan, kalipi. Sinabi yung pangalan at mukha. Hindi ko tinignan eh, pero tinignan ko lang yung title. So, meron talagang mga ganong title na... Hindi, merong mga cases dyan na rape. Pero ang tanong doon, kung re-reveal ba yung identity, mapamukha o pangalan. Yun. So, ako, ang alam ko, hindi din bawal, basta may anonymity. So, ayun. Parang... Diba kaya nga sa korte din ba pag manonood ng hearing ng mga rape cases, halimbawa nagkagawa ka ng case study, hindi ka nakasarado yung napaka-confidential kasi ng ganong case.
Hindi, paano kung minintain naman yung confidentiality. Paano kung ano, wala pang kaso? Yun, eh, may, yun yung mga may kaso, okay. Talagang pwede nating i-close door yun. Eh paano kung ito, hindi pa nagkakaso? Nagrereklamo pa lang, tapos kay tulong bawal pa rin yun. Bawal pa rin ba yun? Pwede magreklamo, pwede pa rin magreklamo yung may-ari ng identity kung ano. Tsaka bawal siya i-publicize through media. Kunwari, hindi ka naman ano, hindi mo naman gusto. Hindi siya bawal kasi sa balita pwede. Hindi siya bawal, oo. Lumapit kay Rafi Tulfo, siya yung nag-publicize sa story mo na. Kasi sa balita, madam, pwede, di ba? Nababalita naman sa ano, sa mga ano. Na hindi bawal pag-usapan ganito, yung ganyan. Case. Oo, hindi siguro basta bawal. Basta hindi lang i-reveal yung identity. Lalo na nung victim. Siguro, ganun nga. Kasi kung ano, kung bawal yun, hindi na sana nila ginawa. Eh. May mga abogado sila na advisor. Eh. So I don't think na ano. Ayun. Parang, Rentoon, may isi-share ka pa? O nga pala, sir, pasensya na. Madaldal talaga kami. Rentoon, parang konti pa lang yung nasasabi niya. Rentoon, what, ano pa gusto mo i-share? Ah, makinig lang. Okay, kinig lang ako. Ah, okay. Sensya ka namin. Lagi ka naman na nakakasama eh. Parang katulad din ni madam, lahat ng maririnig ko kay Rafi Tulfo na papogi, wala na talaga. Parang tigilan mo na ako. Pag nakarinig talaga ako kay Rafi Tulfo ng papogi ngayon, doble-doble ang inis ko. Eh kung dati naiinis na ako, ngayon doble-doble. Kasi alam ko hindi totoo. Ako nga, binabasa ko na lang sa ano eh. Kung may article, binabasa ko na lang. Hindi ko na pinanonood yung video pag siya nagsasalita. Kasi nakakainis na lang. Parang masyado ng grandstanding. Pero babasahin ko sa artikulo, halimbawa online, na ito yung sinabi ni Tulfo. Doon ko titingnan kung a-agree ba ako na tama nga yung sinabi niya. Halimbawa, kagaya doon sa mga modernization ng jeep noon, nagsalita siya tungkol. Kasi ano, kasi may kaso na yun, tapos nagkaroon na ng settlement. Okay. Nagkaroon na ng yung sinasagot ko pala yung sa baba. May kaso na kasi yun, tapos nagkaroon na sila ng settlement. Eh di, kung may settlement na yun, baka kasi makompromiso yung settlement nung taod, yung babaeng nakausap at saka yung landmark. Kaya tinanggal siguro nila yun. Ah, pwede. Guys, end live na muna ako. Palobat na ako, hindi ko nadala yung power bank ko. Oo, sige, sir Coco. Sige. Thank you. Gandang gabi, Sir Reto, Sir Abe. Mabuti na lang malamig ngayon. Thank you, guys. Sige, sir. Ingat. Malamig kasi ngayon. Bye-bye. Okay, Kuya Miko, ingat. Salamat, guys. Patulfo, baliw.